Friday ngayon, mga kaibigan. At dahil Friday ngayon, ba? Gusto ko lang ipaalala sa lahat, mga kaibigan, na baka totoo ngang ano, baka totoo talaga yung paniniwala din ng karamihan dahil yung papasko ngayon na wala talagang forever pa. Kung sakasakali lang, di ba? Oh, may benefit naman, mga kaibigan, na maniwala kang walang forever. Ibig sabihin, habang kayo pa, kung wala talagang forever, eh, you can make the most out of it. Aba, pak, ganarin. Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao. Tonight we are live and definitely we are nationwide. This is Papa Jack's True Love Conversations Nationwide. Sa inyong talabitan, ako kanyang Papa. It's me on your radio, the one, the only, nice and naughty Papa Jack. Ang tagapagtanggol ng mga inilipusta. Inapi, inabuso, yung mga pinakuhain ng, alam mo na. Nang kunyari, ano, mahal daw, gano'n. May gusto lang pala makuha sa'yo. Pag nakuha na, wala na. Ay, nalulungkot pala ako. Ako po ang tagapagtanggol ng mga bem-bem na yan. Ako po, si... Papa! Yeah! LC. True Love Conversations. TLC. Said many, many times, mga kaibigan, that love is lovelier the second time around. Hindi ko alam kung tama. Hindi ko alam kung totoo. But I always, mga kaibigan, I have always believed that love is lovelier every chance you give to someone, especially pag alam mong hindi naman option talaga mawala yan sa'yo. Minsan, cover up na lang when we say it's just lovelier the second time around. Kahit pang ilan pa yan, pag mahal mo yung tao, kahit nagkasala ng malaki, pag alam mo na pinakang malaking puwang sa puso mo ay nakalaan para sa kanya, it's always lovely to be around that person. Well, I'm just saying, mga kaibigan. After all, it's the main reason or one of the very, very few main reasons kung bakit ang pag-ibig ang tatagal. When you are willing and ready to forgive. May caller tayo. Ang ating unang caller sa Charmaine ng QC. Charmaine, hello? Hello po. Oh, Charmaine! Hi po. Baba. Open-minded ka ba? Ay, grabe. Joke lang. Ate, may radyong bukas? Po. May radyong bukas, no? Ay, wala naman po. Ah, bakit ang echo? Ay, baka dun sa kabila yung friend ko kasi nandun siya sa kabilang room. Nakikinig siya. Papatay ko. Naka-loudspeaker ka ba? Hindi po. Teka lang. Online. Ano mapatayin mo yung friend mo yung radyo? Parehas. Uy! Bakla ka ng taon! Ano yan? Bakla to ng taon. Sorry. Expert mo. Idikit mo sa labi yung phone. Ay, ganun po. Yan, oh, hindi mo kailangan okay mapatay yung ano, radyo ng friend mo. Daya mo siya doon. Hindi na, kung hindi mo naririnig. Pahinaan mo na lang. Andun po siya sa malayo. Sige. Charmaine, ilang taon na? 26 po. 26. Oh. May boyfriend na? Wala po. Paniniwala ka ba sa forever? Malapit nang hindi. Wala naman talagang forever, mga kaibigan. According to science, ito na naman! Mga kaibigan, even the sun, di ba, as our ano, mother star, di ba? Which is, the, alam niyo ba ang name ng sun? Solaris, di ba? So, alam. Hindi ko alam, no? Tinan nyo kayo, wala kayo. Diba? Will not live on forever. Diba? Sabi ng mga scientists, Charmaine, our star, our sun, diba, will have a couple of billion years to live before it will explode. Oh, diba? Walang forever, pero billion of years, huh? Wala tayo niyan. Baka nga ang nasa Earth niya, puro robot na, diba? Anyway, Charmaine! Po. Pahinaan mo ng konti radyo, medyo may echo tayo. CJ! CJ!
Correct, nanay! Tinatawanan po kasi ako neto. Pagin! Nay, nyakan manong nanay! Nagdi ko, nanay! Wen nga ron. Ay, Ilocana ka! Wen. Makibabain tayo! Taga, ito lang. Taga, ano ka manang? Igid ha? Po. Taga, ano ka? Taga, talang. Manang! Po. Manang! Po. Taga, ano ka? Tarlac po. Tarlac? Kasi nga ba na Jai? Bandana Paniki. Ay, Japaniki! Opo. Oh, reta na yung as the kanyis daan! When? Ay, na. Hero na. Ay, na. Nagpintas di lugar yun siya. Kung nga rin napintas nga talaga, Jai. Napintas pa itat tao. Alam mo yung Paniki? Yan Paniki ay galing. Parang Paniki. Paniki. Pero ang basa ay Paniki. From the word paniki. Tama ba? Di ba? Opo, opo. Tapos sa arkon ng welcome to paniki, ang spelling ng paniki ay P-A-N-I-Q-I-E. Opo. Tama? Oo. Opo. Ang katabing ano niyan, lugar ay Gerona. From the word Heron. Yung ibon na nakapatong sa kalabaw. Yung puting ibon. Opo, hindi ko alam. Opo, dun yan. Sira ulo yung pinapatungan yung kalabaw. Palibasan di makakalipad yung kalabaw? Oo nga, yung pali pa rin. Ay, ayoko lumipad na. Imagine mo ba nagpapaki yung kalabaw kung dapuan ka niyan? Dapuan ka ng kalabaw? May pakpaki, bahala ka niyan. Ang gulo ko na. Anyways, Charmaine. Po. May boyfriend ka na? Wala po. Meron dito ng dalawa sa booth. Irereto na lang kita. Ay, sige. Ha? Bet ko yan. Ay, sumarampiti eh. Ay, grabe si Papa Jack. Ay! Sabi ko, irereto, bet ko. Ay. Loko, parang tatay mo na to. Ikwenta anyos na to, gusto mo pa. Hindi, joke lang. Bakit? Wala kang jowa ngayon? Wala po. Ha? Wala po, wala. Ano ba yan? May nakakatuwa naman, alam mo bakit? Bakit? Kasi everything, masa account ko sa Facebook. Nagpapost ako ng picture na, ano, quotation. Tapos today, naisip ko lang, kasi walang gaano nag-comment pa nag-post ako. Like lang. Ay, magko-comment ako. Hindi ko po kasi alam kung ano yung tapos, website niyo. Tapos, ganito, nagpost ako ng picture ko ngayon, dami nag-comment. Tapos pala puro picture ko na lang. Ay. Bukas na ka, hubad nga ako. Magpost na ako. Ay, grabe. Iba lang. Ano bang pag-usapan natin ngayon? Ano, hingi lang po ako ng advice. Advice. O, kwentuhan mo kung ano man meron. Ano po kasi, single mom ako. Bali, dalawa yung kids ko. Dalawa na? Opo. Alaka. Ilan taon na yung panganay? 5. O di 20 ka lang na, buntis ka na. Opo. Anong ginawa niyo? Na-inlove ako. Pag na-inlove ka, mabuntis kayo ko na. Kung ganyan ang ganyan. Talaga? Opo. Tapos? Tapos, ano, yung bali, namatay na po kasi asawa ko. Dun sa sinasabi niya na ano, dun sa may ibon, na-disgrasya siya dun sa tapat nun. Ay, yung arko? Sa Heron, opo. Oh my God, I'm sorry to hear that. So, yun ang father ng una mo anak? Ah, hindi po, bali dalawa. Ay, dalawang anak mo yung tata, okay. Ate, nag-feedback talaga tayo. Bakla! Ayan, okay na po. Patayin na lang, kasi may maiilis pa mo tayo. Ha? Ah, sige. Uy, patayin. Ikaw, patayin mo na daw. Papatayin din daw niya ako. Please, we have to hurry up. Apo, ay sige. CJ! Ayan. Okay na po. Anyways, doon na matay. Opo. Okay. Mga ano na po, magti 3 years na kasi. Uh-huh. Tapos, mga siguro isa't kalahating taon na namatay siya. Ano, nagkaroon ako ng boyfriend. Tapos, mga siguro 1 year kami. Tapos, ano, okay naman po, kaya lang medyo nagka-problema lang. Kasi nga, may baby ako, hindi niya matanggap. Ayun. Pero okay naman. Tapos, mga sumunod na mga gustong mga mandigaw, ganun. Pag nalalaman na may baby na ako, parang yun yung nag-hold back sa kanila para wag nang tumuloy, ganyan. Hindi ka mahal pag ganun. Oo nga. Oo nga, siguro. Ayun lang. Kaya nga sabi, yung okay naman po sana. Kasi parang na-feel ko naman na love ako nung ex ko.
Kaya lang, pag sinasabi ko na, kasi syempre 26 na ako, sabi ko sa kanya, gusto ko at the age of 30, parang stable na kami, parang na kaming parehas na ano. Pero yun yung sinasabi niya eh. One time kasi nasaktan ako, kaya umalis ako doon. Dumipat ako ng Manila para, kasi sabi niya sa akin na, okay sana kung single ka, kaya lang may anak ka niya eh. Hindi ka mahalap pa ganun. Opo, yun nga. One year na kami, tapos bigla akong maririnig sa kanya yun. Kaya umalis na lang ako doon. Tama yan, ate. Yun lang ba problema mo ngayon? At saka, yun nga po. Kasi ate, kung yun lang problema mo, hey, huwag kang ganun malungkot. Kasi unang-una sa lahat, makakatagbo ka ng lalaking mamahalin ka, ate. With everyone na mahal mo, mamahalin din nila. Opo. Diba? Parang naano lang po ako. Parang minsan napufrustrate ako kasi parang, ano ba yan? Parang kunyari may makikilala ako. Tapos pag nalaman nila na may baby na ako. Kasi trinay ko naman. Pero ayokong i-hide. Mga siguro mga 1 month na kaming nagkikita nung kaya ngayon. Tapos nung nalaman yung may baby ako, parang sinabi niya na... Paano niya nalaman na may baby ka? Po? Paano niya nalaman na ano, baby? Sinabi ko rin po. Kasi gusto ko na siya eh. Ngayon ayoko naman magsinungaling. Sinabi ko sa kanya na may baby na ako dalawa. Ang initial reaction niya, okay lang kasi at least naging honest ka. Tapos bigla na wala. Bigla na lang siyang hindi nagparamdam. Ay, hindi ka mahal. Pero kasi, I will not even comment on this ng ano ate ng... Kasi yung mga lalaking ganyan ate, dapat hindi natin pinag-uusapan sa aking panahon. Diba? Nakuwente yung ganyan. Natin hindi ko sinasabing ano, kasi siyempre kanya-kanya na yung preference sa buhay, diba? Malay ba natin kung talagang, kasi siyempre pag tayo naghahanap tayo ng partner sa buhay, we have our own set of standards, diba? Tama? Ikaw din may gusto ka. Meron din lalaki atin na, diba, na ang gusto niya, yung single, ayaw niya na may anak. At hindi niya kasalanan na ayaw niya. Tama? Opo. Oo. Pero para lang ano, para lang para hindi ka ba disheartened. Iyaan mo na lang kwenta 'yon. Ganun na lang. Oo nga, hindi kasi yan nakakainis. Saka, tama 'yun natin na from get go sinasabi mo na kagad. Diba? Ang nakakainis kasi Papa Jack, ano sabi niya kasi sa akin ano nung una, okay naman kami, kaya lang sinabi niya na yung una kasi sabi niya, so nagsinungaling ka sa akin. Hindi naman siya nagsinungaling ako sa iyo. Sinabi ko lang yung totoo kasi nagugustuhan na kita. Tapos yun, bigla na siya nawala. Baka na-misplace mo lang siya. Taga sa inyo yun eh. Taga saan? Pangasinan. Nadamay pa ako lang niya. Hindi ko siya kilala. Talaga? Opo. Ilang sa Pangasinan ng bayan? Hindi ko alam. Ha? Hindi ko alam. Malapit lang sa amin. Ay, San Manuel. Ay, hindi po. After San Manuel. Ah, Moncada. Hindi po. Ngayon, nauna yung Moncada sa San Manuel. Ah, Madi. Hindi po. Carmen. Oo, Carmen. Sa Carmen sila nakatira? Opo. Sa may airport? Nakapunta ka sa may airport? Di pa po. May airport din, parang hindi na ginagamit. Ay, talaga ba? Oo, naka ba? Nasalas lang yung pinupuntahan ko. Ay, dadaan ka dun eh. So may Carmen. Kaya lang ngayon, mayroon ng T-Plex eh. Oo. Kaya hindi mo na madadaanan yung Carmen gaano. Diba? Anyways, ate. I'm sorry, ate. You don't even have a problem. Diba? Kasi kung, it's not even a problem. Kung mahal ka ng lalaki, ate, that guy will love everything that you... Everything and everyone that you love. Wala kang problema ngayon. Yan, ang tama yan. Gusto lang kita mga... Just... Gusto ko lang maano, kasi yung mga friend ko, minsan parang ano, peer pressure. Lalo na yung friend ko dito. Huwag ka peer pressure, dalawa na anak mo, anong peer pressure ka dyan? Hindi po, kasi lagi nila akong inaano na, uy, maghanap ka na ng ano, ganyan. Huwag nila magsampu yan, te. Peer pressure, dalawa anak mo, peer pressure. Uy, grabe ka naman. Ano lang, yung sinasabi nila, uy, maghanap ka na rin para sumaya ka na sa buhay mo. Ay, nako, ang totoo niya, hindi mo kailangan ng lalaki para sumaya ka sa buhay. Oo, ate. Okay ang buhay nang walang lalaki. Sige, susundin kita. Hindi ako magbo-boyfriend. Hindi, wala akong sinabi ko mag-boyfriend. Sinasabi ko, ate, allow that guy, kung sino man yan, ate, to come into your life naturally.
Opo. Ah, wag mo i-pressure yung sarili mo na kailangan makatagpo ko this year, pa, ganun. Oo, kasi sabi ko sa kanila, pag 30 na ako, ayoko na. Kasi oh, patagal pa yan. At saka wag mo sabihin niya natin, yung pag 30 na ako, marami nagsabing ganyan natin, hindi naman totoo yan. Ay, ganun. Baka hindi na nila ako magustuhan. Asan yung dalawang anak mo? Po. Asan yung dalawang anak mo? Girl and boy. Asan sila? Nasa mami ko po. Asa? Nasa mama ko. Nasa Tarlac? Oh, ah, okay. Okay lang yan, Ate. You will be okay. Alright? Okay. And everything will be okay. Wala ka palang problema. Nag-enjoy ako sa usapan natin. Sana nagharutan na lang tayo. Ay, grabe. Hindi naman. Diba? Kasi kanina nag-usap kami ng ex ko yung for 1 year. Ay, akala ko yung namatay. Ay, hindi po. Ano, kasi kung nakakausap mo yun, Ate, yun na lang i-date mo. Ay, kung pwede nga lang buhayin sa hukay. Diba? Pero, ne, binibiro lang kita. Alam ko naman natin, ha? You know, ganyan, nawalan tayo, namatayan ka, diba? Mas masarap maalala sila ng masaya kaysa umiiyak ka. Diba? Opo. Sa tagal ko rin nakamove on din. Oh, hindi madaling tanggapin yun. Opo. It will be a part of your life's journey, Ate, na alam mong naging matatag ang tanggapin yung binigay sa'yo ng buhay kasi wala kang choice, eh. Mm-hmm. I had been there probably another choice, Ate. Diba? Pipiliin mo yung pwede siya mabuhay. But that's beyond your control. Opo. Alright? Mm-hmm. Ayun. Tapos ano po, sa yung nakakainis kasi nag-usap kami nung ex ko kanina. Parang nagagalit yung girlfriend niya ngayon. Ah, ba't kasi kinakausap mo pa? Wala kasi kausapin. Parang ano lang. Wag na. May girlfriend na. May girlfriend na ngayon. Kahit naman siguro ikaw yung girlfriend, ate magagalit ka eh. Mm-mm. Diba yung boyfriend, makausap niya ex niya, matutuwa ka ba? Hindi, pero nakakainis. Unfair, may anak din yun eh. Pero ano ngayon? Ate, wag mo na kausapin. Parang ka naghahabol eh. Ay, hindi. Hindi ko naman siya nahabol. Parang. Mm-mm. Ayun po. Tapos yun nga, nagagalit nga yung girl. Sabi ko, sige, huwag na lang. Ayun. Kaya hinga na lang ito namin sa para sa yung mga anak. Apo. Po. Kung nakaanta ba yung mga anak mo, anong gusto mong sabihin sa kanila? Yun. Ayoko na sabihin yung pangalan mo kung marinig ako ng mga mag-anak ko. Masampal kapag... Kung marampeng at tatoy. Sabihin sa marampeting na yung niyakan manong eh. Ilang taon yung panganay mo? Si, ano, Po? 5 yung panganay mo? 5. Yung pangalawa? 3. Pwede na mag-Star City yan. Ay, oo nga. Ay, balak nga namin. Wow, biglang balak nagkabalak namin. Eh. No? Alam kasi magkakalibre. Hindi po, balak namin itong Christmas. Biglang ano? December. Biglang pa. Biglang pa, ganon. Oo, balak namin mamasyal. Sige. Tatlo lang kaya, ha? Opo. Opo. Hindi kasama lola? Po. Hindi mo sama lol. Kasi sasama ko rin siya siyempre. Hmm. Para may kasama ko sa mga bata. Sige. Bigyan ng 4 na tickets. Ay, sige po. Talaga. Thank joke. You. Joke lang. Ano ka ba? Ay. Ayan. 4 na Ride All The Can tickets to Star City. Ay, thank you. Ikaw ang Star City. Ikaw ang Star City. Sorry, baka nakikinig siya, no? Cedric. Oh. Okay, mati ko nakanta ba yung dalawang anak mo? Yun. Ayun na. Love na love ka ni Mami. Tsaka magpapakabait ka kasi may lagnat siya ngayon eh. Bakit daw? Ay, bakit daw? Nilalagnat. Sakit din po kasi yun eh. Tiyo, tuloy mo na. Love na love ka ni Mami. Tsaka lagi mong aalagaan si Ading. Ayun. Cute naman Ading. Oo. At saka, huwag kayong malikot kasi minsan maakyat sila sa sasakyan eh. Ayun. May sakyan kayo? Opo. Maakyat sila dun sa tuktok. Mayaman tong batang sa... Pagtagado ka sa lugar na... Alam natin, ako, buhay na sa norte, di ba? Pag may sasakyan kayo, maluho kayong pamilya. Merong kayo. Di ba? Natatawa ko, maakyat siya sa tuktok ng sasakyan tapos pinatas yung dalawang kamay niya. Anong trabaho mo sa Maynila ngayon? Ganun daw siya. At anong trabaho mo sa Maynila ngayon? Po? Anong trabaho mo dito? Call center po. Sa call center ka ngayon. Sige. Okay. Sa nanay mo, mag-thank you ka kasi alaga yung dalawang anak mo. Ayun, mama, thank you kasi nalaga mo yung mga bata na kahit nahihirapan ka na, sobrang payat mo na, pinagpalit mo yung work mo.
para alagaan yung mga baby ko, sa lahat ng ups and downs ko sa buhay. Kasi ayaw po nila dati sa husband ko eh. So tinanggap nila. Tinanggap pa rin nila kasi ano man sila magagawa. Nagkasulo ng anak eh. Hindi po, ayaw talaga. Bago po ako nagka-baby, kinasal muna kami. Talaga? Opo, 3 months pa bago ako nagka-baby. Ang galing niyo. Hindi. Nakadalawa ka agad. May forever na kayong memories ng husband mo, di ba? Opo, feeling ko nga, kasi sabi rin ng mga friend ko, kaya hindi ka makahanap ng ano ngayon, kasi parang hindi pa rin daw ako nakaka-move on dun sa past. Well, ano, I'm sure kasi ibang paraan naman yung pagkakahiwalay niyo ng husband mo eh. I'm sure na yung pagkakaiwala nyo ng sama, ate, hindi move on ang tawag dyan, ate. It's acceptance. Opo. Hindi ka alam niya iniwan, ate, nag-chicks eh. Diba? Opo. He's gone. He's now looking down on you. Alam mo yung kanta nga, no? Ano yung lyrics na? And when I die, I keep on living. You always have my heart to be here with you. Ay, anong title niyan? Hindi ko nga alam, tatanong bakit eh. Sayang. I'll be your angel above in heaven. Da-da-da. At hanapin natin ngayon, google.com, google. Asagi sa nanay mo muna habang hinahanap ko. Ayun po, ayan, thank you ma, kasi kahit matigas yung ulo ko, andyan pa rin kayo nakagabay sa amin. Tsaka kahit na matanda na ako ngayon, naalagaan mo yung mga baby ko, hindi mo kami pinababayaan. Naalagaan mo sila mabuti, tsaka niintindi mo kami kahit na marami akong problema. Iba-iba yung kanta nakita ko. May rap bigla. Sorry. Natawa ko bigla. Bakit may nagra-rap? Hindi, nahanap na po siya ng friend ko. Sinabi niya sa akin. Anong title? No, oy, anong title? No Mercy, di ba? Ay, yun din daw po yung nahanap niya. Mali din daw. Ay, si Raulo din pala yan eh. Oo, oh, si Raulo. Opo, tapos nakakainis kasi. Kasi pag nandito ko, eh kasi ka-live-in niya yung boyfriend niya. Oo. Pag halimbawa, kumakain kami, syempre lagi akong alone. Kakain kami, magsi-selfie ako. Andun sila sa background, nagki-kiss. Hayaan mo na ate, kasi syempre, ang mangyayari niya ngayon, mag-i-Star City ka din sila kasama, iwanan mo silang mga boo. Oo. Oo nga po. Sabi mo, oh, mamaingit kayo, boo, ganun. Oo. Sabi nung kanta, nakakatawa ko niyan. Sabi nung kanta, and when I die, I keep on living. You always have my heart to be here with you. Cute-cute nung kanta niya. Hindi ako sure, yaman na. Diyan ka na sa kabilang. Diyan ka na sa kabilang. Hindi ako sabi ka ni Richard, ha? Ay, sige po. Hanapin niya yung ano. Ay, hanapin. Kunin niya yung number mo. Kunin mo yung number niya. Tapos, mag-exchange message kayo kung kailan mo kukunin yung ticket mo dito, ha? Ay, sige po. Sige po. Dito kami sa Star City, ha? Okay po. Alright? Okay po. Thank you. Salamat. Diyan ka lang. Stay on the line. Opo. Alright. Stand by. Okay. Ang caller, mga kaibigan, na gusto lang mandamay ng vibes dahil wala siyang jowa. Ano problema talaga siya? Hindi ko sinasuggest mga kaibigan, pero at least ikaw, wala kang jowa, may anak kang dalawa, diba? May masaya pa rin, no? I am not recommending na mag-anak kayo para sumaya ka. Hindi naman social yan. Pero at least mga kaibigan, diba, part mo, hindi ka naman iniwan ng guy. It's gone, but yeah, I'm sure he's looking down on you. Baka ang katabi mo ngayon, loko. Yung mga nakanta po yung mga kaibigan sa ibayong dagat, hindi hello, hi po. Maligayang body po mga kaibigan sa lahat ng mga nag-comment sa picture. Ang cute daw ako. Na-photoshop niya kanina. Good! Aray ko, ano ba yun? Nauntog po yung bumbunan ko. Good evening Metro and Mega Manila. Sa mga nakaantabas natin mga kaibigan, San Mandaco ng Kapuluan, welcome to the show. Second caller pa lang po tayo. Ulitin ka bukas po ng hapon, ha? After lunch, nandiyan po ako sa Barangay Manuyo Uno sa may Las Piñas City. Barangay Manuyo Uno, Las Piñas City, mga kaibigan, nandiyan po ako tomorrow. Ayan, for the Cram Top Barangayan event. After nyan, late in the afternoon, ako po ay nasa Trinoma. Ayan, ako po yan sa Trinoma para po sa
para po sa isang event, mga kaibigan. Ano nga ba exact title ng event na to? Teka lang ha, mga kaibigan. Ay. Ano daw po ito, mga kaibigan? Basta hosting job po ito, ha? Tomorrow, mga kaibigan. Maligayang bati po. Papabati naman sa dentist ko, ayan, from Naval Dental Clinic. Sabi nila na Gigi Naval Dental Clinic, si Doktora Jennifer Soriano. Mga nag-assist sila, Gretchen Ahipto, Mai Bitar, Hazel Mariano Mira, Al Ranil. Ayan, maligayang pakikinig po. Sabi ni Nanay Gigi, maligayang bati po. May caller tayo nasa kabilang linya, pero bago ang lahat, mga kaibigan, nais ko lang imbitahin kayo lahat muna, ayan, para sumama sa aking biyahe. May kaibigan mo kayong ganyan? Yung aayayin kay gumimik tapos sagot mo pala. May ganyan kayong kaibigan. May, sa lahat ng barkada may ganyan, ano? Yung tuso. Katarakain tayo pero ang ending ikaw pala magbabayad, no? Di ba, no? May ganyan kayong kaibigan? Ginawawalan ganyan, ano? Yung buraot. Sorry. Sorry sa term. Kasi ganun ako dati. Ma-joke lang. Di ba? Yung mag-aayang kama, kumain tapos walang yan. Hindi pala magbabayad si Loco. Ikaw pala yung taya. Ano ba yan? Diba? Ang tawag yan, para-paraan. Dapat yung magpapara-paraan ka sa positibong bagay. Halimbawa, diba? Ano ba yung mga para-para na alam ko? Wait lang ha. Halimbawa, mga kaibigan, gusto mo makadate yung crush mo. Di ba? Mag-volunteer ka na gawin sa kanya yung mga bagay na halimbawa hindi niya na-enjoy gawin pero kailangan niyang gawin. Para-paraan yan. Baka classmate mo sa college, di ba? Yung classmate mo, meron siyang kailangan gawin. Halimbawa, malansa. Mag-volunteer ka na. Di ba? Gusto mo ako nalang gumawa para sa'yo. Ayan pa. Kaya share tayo. Para-paraan. Para-paraan parang alaksan. Naks. Nakapag-endorse pa. Alaksan FR, mga kaibigan, ha? Oo, gawin mo ng paraan. Kung may lakad ka bukas, masakit ulo mo, kaya masakit ngipin mo, may dyspnea ka, inaatake ka ng sakit ng kaso-kaso, ang gawa ng trangkaso. Diba? Dapat mag-alaksan FR ka. Oo, kaya ang lahat ng klase ng body pains. Alaksan FR, mga kaibigan. Kaya ang lahat ng klase ng body pains. Hello to my Alaksan family. Thank you very much for the tiwala. I loves you. Thank you very much. Hello? Hello po, magandang gabi po. Magandang hapon ha, magandang hapon. Sorry naman po, magandang gabi. Ko lang advice. Ano, madali ka ba? Hello? Hindi naman po. Ha? Madali ka ba? Hindi naman po. Hindi naman. Sino to? Ryan po, Pandaka, Manila. Brad, isa lang ang sagot, Brad. Oo, wala akong tanong eh. Sino to? Ryan po. Ryan! Apo. Nagapandakan ka, no? Apo. Talaga? Apo. Anong height mo? 5'3". Ha? 5'3". Naglaro kang basketball? Hindi po. Chat, maganda pagpandakan, no? Tapos ang team nyo ang pangalan Pandakan Giants. Ano team ka naman? Diba? Ano Pandakan. Po? Wala! Anong ginagawa sa buhay ni Ryan? Isang negosyante. Talaga? Isang negosyante po. Business-minded ka ba? Opo. Brad, pwede kitang i-downline. Yung kinita ko sa networking, na-donate ko sa PUP. Okay lang, di ba? Gawa ko na mabuti para sa... Mag-donate pa ako, promise. Teka lang, anong negosyo mo? Isang printer machine. Ano ka, Brad? Sa printer po. Ano ka doon? Ano po, yung... Ako po yung... Ikaw boss yung... Po. Ikaw yung boss? Apo. Uy, Brad, close. Pero hindi ka tunog boss, ha? Hindi ang tingnan mo parang... Semi-boss. Talaga. Apo. Uy, nakakatuwa kasi, Brad. Sa edad na 21, boss ka na. Diba? Apo. Pero po, hindi po alam sa amin. Hindi alam bakit? Illegal hindi ba yan? Hindi po. Alam lang po ng mother ko. Pero yung mga taga rito, hindi po. Ah, so kaya ka tumawag para magyabang.
Hindi po, hindi po. Hindi po. Hindi. Kasi tinanong niya naman po eh. Kaya... Hindi ako na yung mali. O, pasensya na. Ako yung mali. Jer, mag-sorry ka. Sorry. O, nag-sorry na kami. Masaya ka na. Eh, kukwento ko lang po yung about sa... Binabaliwala kasi ako ng girlfriend ko. Bigyan mo kasi ng printer machine. Matagal na kayo niyan? Ano po, magti-3 months. Ah, saan mo nakilala? Binigay lang po siya ng friend ko na ex-mate ko siya. Nagkita na ba kayo ng personal? Teka lang, nagkita na kayo ng personal niyan? Apo, tawid ilog po lang sa amin. Tawid ilog? Teka lang. Apo, taga punta, Santa Ana. Ah, talaga? Oh, apo. Tawid ilog. Yung ilog niya, maliit na ilog lang, no? Apo. Talaga. Ano nauna? Naging kayo o nagkita muna kayo? Nagkita muna po kami bago ako nanligaw sa kanya. Pero 1 week lang sinagot niya naman ang gadya ko. Nga lang, na, ano ko lang sa kanya. Parang nawawalan siya ng time para diba? Sa akin. Ang pogi mo na sana pero nasagutin kanya. Tsaka hindi piransin. Sige, kwento mo yung sana dali. Eh kasi po, inaano ko lang po kasi nawawalan po siya ng time laging. Dinadailan niya sa akin yung mga pamangkin niya, yung mga ano niya sa bahay. Pag iniayaya ko siya lumabas, kumain, magsimba, wala siya laging time, sinasabi niya. Titext na lang kita pero wala naman ako natatanggap na text. Kailan ka, kailan ka nagkita? Ano po, nung adosi po ng last month. Hala! Ay, ako hala. Talaga, anong ginawa niya nagkita kayo huli? Ayun, sabi ko, magsimba sana kami sa Quiapo. Eh, nga lang, ang problema, tinanggi niya na naman ako, uwi ko sa Pangasinan. At taga Pangasinan siya! Opo. Ay, maganda yan. Pag taga doon, medyo cute eh. Taga doon kasi ako. Maliit lang po siya na babae. Oh, di ba cute? Alam niyo ba ang meaning ng cute? Ano po? Ang kahulugan ng cute technically ay ugly but interesting. Cute, opak. Sorry. Talaga? Saan siya sa Pangasinan? Ano, Urdaneta po? Urdaneta! Di ba? Apo. Magandang lugar yan, Brad. Oo nga po eh. Nga lang hindi niya, sabi ko nga sa kanya nung ano, nung ados eh, sama ako. Eh nga lang ayaw niya. Hindi pa daw niya kaya ipakilala ako sa family niya. Kailan siya uling nag-text sa'yo? Nag-reply sa mga text mo? Hindi nga po eh. Yun nga po inaano ko eh. Sinasama ng loob ko eh. Kasi nawawalan na siya ng time para sa akin. Yung para bang... Pwede naman niya ako dibang prangkay na umero naman, di ba? Gusto ko naman sana yung direct to point. Ayoko ano yun? Ano yun? Direct to? Sorry. Direct to point. Oh. Yung prangkay niya ba ako? Hindi. Tama yung direct to point. Gusto lang ko for para alam ng lahat. Oh, yun ang tama. Tumigil kayo dyan, ha? Napatawa mo ako, inayak na. Diba, direct to point pala, eh. O, tapos? Ayun, ayun lang inano ko sa kanya. Eh, pero dati naman, okay naman kami. Sweet naman, malambing siya, maano siya. Baka pinagdadaanan lang naman, Brad. Kasi 3 months pa lang kayo, Brad, eh. Unang-una sa lahat. Hindi mo alam kung anong engagement siya sa buhay. Baka mayroon siyang pinagkakaabalahan, 'di ba, na hindi ka pa aware, 'di mo alam kasi 3 months pa lang kayo eh. Oo nga po. Oh. Nga lang kasi dapat sabihin niya, 'di ba? Paano kung wala naman siya kailangan sabihin? Ryan, baka naman yun, hindi lang talaga siya ano, makagawa ng paraan. Baka wala siyang kailangan aminin sa iyo. Baka yun talaga siya oh. Kasi ang dating sa akin nito, parang gusto mong sabihin niya sa iyo, gusto mo lang marinig. And hindi naman po sa gano'n, nga lang po, gusto ko kasi yung may problema man siya o meron siya. Paano nga kung wala? Kasi yun ang pinapala, baka may problema siya. Paano kung wala? Anong bibilitin mong lumabas sa kanya? Kung wala naman siya sabi problema sa'yo? Kaya nga po eh. Ayun nga kaya, paano kung wala siya problema? Paano kung pinipilit mo siya na, oh, magsabi ka naman kung ayaw mo na. Paano kung gusto niya? Wala lang siyang time talaga. Hindi, wala naman po ako sinabi sa kanya pa ng gano'n. Sa inyo ko pa nga lang sinasabi kasi inaano ko lang. Nainis ako na lagi na lang siya walang time para sa akin. Asan ba siya ngayon? Ano ba ang magandang gawin ko? Asan ba siya ngayon?
Andun po sa may punta Santa Ana. Hindi yung pinupuntahan sa bahay nila? Sa lugar nila, gano'n? Hindi ka dumadalaw? Efforts, di ba? Ano, tuwing linggo po, minsan. Pag may time. O di, ikaw din walang time. Sira, ulo ka pala eh. Hindi. Eh, kasi baka naman ang inaasahan mo kasi siya yung pumunta sa'yo para magka-time ka, kunyari. Hindi naman po sa gano'n. Okay. Anong punta mo kailan naman? Kailan ka huling dumalaw sa kanya? Nung ano po, nung nakaraang linggo po. O, bakit di ka dumalaw nung linggo? Eh, marami po akong ginagawa. Di wala ka rin palang time, tanga ka. Hindi, ikaw din pala, may kasalanan na ito. Ano daw? Hello. Diba? Ibig sabihin, Brad, ikaw din yung may kasalanan. Pareho lang kayo mabagkukulang. Ano ba yan, Brad? Magkukulang ka naon dyan. Sana nga ngayon, sana sa Pasko kasama ko siya. Ay, di punta ka mo siya sa Pasko? Dapat nga, Brad, araw-araw ka dumadalaw sa kanila eh, di ba? Kasi malapit lang pala. Ikaw na may sabi, tawid ilog lang. Baka inaasahan mo, ikaw puntahan niya araw-araw, Gok. Yun, babae siya, ikaw lalaki, ikaw mag-effort, uy. Hindi naman po sa ganun. Okay. Puntahan ko naman, nga lang kasi po, pag ano, Monday to Friday, nagtitinda po siya ng ano, Brad, mga kampanya. Alright, ganito ano, una-una sa lahat, Ryan, ikaw lalaki. Nung time naman nanliligaw ka sa kanya, may time ka kaya mong gawa ng paraan. Nung sinagot ka niya, ayaw mo na, siya napupunta sa'yo? Bagay. Okay, tama ka. Tama ako talaga kasi may show ako. Diba kung hindi ako tama, eh di wala na akong show. Parang may kuryente namin. Paano yung duration ko doon? Walay na. Tutura nito pag umukha nito. Puntahan mo siya araw-araw after mo magsara ng shop mo. Di puntahan mo. Lamlingin mo siya doon. Tatlong buwan pa lang kayo dapat. Ikaw talaga yung ano, Chong. You go out of your way to make her feel special. When was the last time you did something special para sa kanya? Kailan yung uli? Alin po? Okay ulit? Narinig mo naman eh. English lang kasi kaya pinapaulit mo eh. Hindi ko rin maulit. Miguel ka? Nahirapan ako sa English. Okay, Tagalog na lang. Kailan yung uli pagkakataon na nakanggawa ka ng isang bagay para maramdaman niya special siya? Nung ano po, sinamahan ko po siya nung nakaraang linggo, mamaling kayo yun. Oh, special yan? Yeah. Special yan? Hindi naman po. Diba? Nagkataon lang. Ay, tumigil ka! Nagkataon! Sorry! Nagkataon lang na gusto mo siyang kasama at may gagawin siya kaya sumama ka. Diba? Pero kailan mo siya huling, ano, halimbawa, kailan mo siya huling pinuntahan, binigyan ng bulaklak. Iboss ka naman ka mo, kayang bumiling bulaklak. Oo nga po. Diba? Oh. Tapos magre-reclam lang, wala po siyang time sa akin. Eh, gunggong ka pala, wala ka rin time para sa kanya eh. Tampalin kita ng rock sa mukha eh. Huwag naman. Alam mo, mga kaibigan na girls ha, sa mga nakanta boys sa atin, eto, cute pa pakinggan to kasi ganito lang. Pero ganito yung klase ng lalaki na pag naging kayo na walang kwentang partner. Diba? Kasi tatlong buwan pa lang kayo, may ginagawa bang efforts para sa kanya para maramdaman niya special siya? Wala. Pag tumagal kayo lalo pa. Tapos ikaw pa yung may ganon tumawag kay Papa Jack na cute para ano, Diyos. Para magreklamo na kunyari wala ka, wala siyang time para sa'yo, ikaw pala itong walang time para sa kanya. Nakakaya sa mga babae nakikinig sa atin, Brad. Sorry naman po. Di ba? Nakakaya sa mga taga DCMC tsaka Crystal. Oo, parang ang talo ka. Sira ulo ka. Yung maganda yung ginagawa mo, nakakaya sa mga Team Ignacio members. Yung mag-asawa nandito ngayon, nag-date, basa buhok parehas. Sorry lang. Kabuhay ang dalawang. Sorry. Kapag nga ngayon, nanunuyo ka pa rin kasi 3 months pa lang kayo. Ang rule ko nga pag lalaki, hanggang mag 6 months, dapat kahit kasalanan ng babae, hindi tayo sumasagot. Diba? Ibigay natin sa kaling kalahan na mag-tantrum kasi bago pala naman kayo. Sabagay. Ayos na mag-tantrum, bago pala naman kayo eh. Tsaka ka na sumagot, tsaka ka na mag-tumayong lalaki ng relasyon kapag, di ba, na, nakapag-tantrum na yung girlfriend mo sa'yo. Alam mo naman, di ba, gusto nila maramdaman reyna sila. Balang araw magiging hari ka din, unahin mo maging reyna siya. Papakahari-hari ka, sampalin kita ng combat shoes na sige ba na. Sakit naman yun. O, di crocs na lang. Gusto mo habayanas para medyo... Hindi masakit pero ano, baka. Medyo flexible yun. O kung nakaantabay siya, ano mensahe mo sa kanya?
Ingat siya palagi. Pako. Wala. Walang mahal ko siya palagi. Lambing ka naman. Ano, bibigyan ka ng background, ha? Sige po. Tapos ano, unahin mo sa pangalan niya, ha? Tapos? Pwede mo huwag na, baka nakikinig, ginaya ako eh. Yung nga yung maganda, nakikinig, sira ulo ka pala eh. Dahil dahil gusto mo radyo, ikaw ayaw mo marinig ng girlfriend mo, sabi mo, eh, lambing naman? Hindi naman po. Sige na, anong first name niya? Ano po? Tago na lang po natin. Huwag mo itago, yung pangalan talaga! Pangalan? Lizelle po. Lizelle. Ano pangalan? Lizelle po, Manalo. Binuo pa, pangalan. Bagay. Lizelle? Apo. Masearch nga to, Lizelle Manalo. Makomentan nga, i-break mo na. May joke lang. Anong theme song nyo? Maganda yung panang para sa inyo kanina yung kinakanta ko. And when I die, keep on living. Maganda yung panang sa inyo. You always have my heart to be here with you. Maganda yung Brad. And when I die, I keep on living. Anong theme song nyo? Bukaw na bahala, kuya. Ah, ako bahala, teka ka. Pinagkatiwala mo. Okay, mo Lizelle. Alam mo ba yung lyrics ng kantang yan? Hindi. Sundan mo ko. Chukidam. Dukidam. Chukidam. At Dukidam. Chukidam. Dukidam. Chukidam. Dukidam. Bungol. Chu. 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 C. C-H-U. Chu. Ayokan niyo ba? Dalihan mo! Chukidam! Chukidam? Chukidam! Dam! As in, okay. Chukidam! Chukidam? Chukidam! Chukidam? Chu! C-H-U! Chukidam! Chukidam? O, ayaw mo na, ha? Chukidam, tatlong ba? Chukidam, chukidam, chukikidam, dam, chukikidam, dam, chukigan. Yun lang, ecstasy! Sandali, ha? Ano nun? Ano ba yan? Tinan mo? Ayoko niyan. Ano ba kantang gusto mo? Mga love song naman, huwag naman yan. Love song gusto mo? Eh, yung ang nobody love song yun eh. Kaya nga, pangalan naman. I want nobody, nobody but you. Di ba? Maganda yung ano yun. I want nobody, nobody but you. Ano ba gusto mo kanta? Destiny na lang po. Hayop. O, sige. Destiny, ha? Wala na ang alam to. Ibigay ko sa iyan, ha? O, game. Opo. O, game. Oh, may motor. Motor trade galing yan. Brad, may motor, Brad. May motor. May dumaan po na sa terrace po kasi ako. So, may terrace kayo? Opo. Mayaman sila, Brad. May terrace. Diba? Kasi ang terrace, mga kaibigan, hindi pangangailangan, luho lang yan. Ang pagambay, may chandelier, screen door, terrace, tropilo sa upuan, diba? At saka ice cream sa ref. Yan ay mga luho. Kasi hindi mo kailangan magkaroon yan. Buhay pa rin kayo. Mga luho yan. Sarap ng dikan ko, akatawa. Ay, naku. Gusto mong pandesal, Chard? Gusto mo ng pandesal ngayon? Hindi lang ako nagutom. Gusto mo ng pandesal? Bakit sa Pande di Manila? Sabi na nanay ko, Pande di Manila. Sabi ko, mawag mo lagyan ang dalawang hindi kasi pangit Pande di yung dating. Ganun po ba? Thank you sa pagtawag, ha, Brian, ha? Ryan po, hindi po Ryan. Ryan. Wala ko sinabing Brian. Ryan. Ryan. Sige po. Sinabi ko okay pala. Po, thank you po. Maraming salamat. Oh yeah, wala ka naman talagang problema, eh. Ano, adjustment to, huwag ka maging impatient. Parang awa mo na. Huwag mo munang bigyan at kaano at huwag mo munang bigyan ng kalayaan ang sarili mo na maging tama kahit na ikaw naman talaga yung tama. Kaya mo muna siya magpakarena, Brad. Tatlong buwan pa lang kayo. Di ba? Kasi kung hindi mo kayang tiisin yung lalabas ugali niya within the 6 months, makipaghiwalay ka. Hindi yung nag-aangal ka dyan. Ang pangit pa kanya, kalalaki mong tao, ganyan ka na. Umpisa pala na relasyon. Hindi, kasi po... Umis! O, makakatwiran ka pa. Sabi ko lang, wag ka na Hindi po. Tama! Stop! Nangyari na po kasi sa akin. Wala akong pakialam, hindi siya yon. Tama mali? Hindi siya yun, tama? Opo. Oh, hindi niya kailangan pag-usahan yung, hindi naman niya kasalanan, tumigil ka dyan.
Sabagay po. Alam ko na unfair yung sinasabi ko, mga kaibigan. But that's the only way para kahit papano maramdaman lang Reyna sila. Sabagay. Ulit mo. Blading kita sa... Uy, ha? I-print mo ako, ha? Sige po. Kasama po kayo. Magkano magpariso sa inyo? Ano mo? Riso graph ang bago? Magkano pariso sa inyo? Magkano pariso? Paiba-iba po yan eh, yung 1.5. Halimbawa, ang size ay extra large. Kasi nagpo-print po kami ngayon ng mga kalendar na may tatak po na yung mga ilinalagay, apelido, mga ganun. Oh, halimbawa, magkano ang pariso? Halimbawa, ang size ay ano, ay yung normal na kalendaryo? Ano po, 75 po, pag isa lang po. Pero pag marami yan, 50. 50 pesos? Hmm. Halimbawa, bond paper lang? Long. Bond paper lang. Ilang perasa po? Isa lang. Inagod lang. Magkano yun? Magkano? Ganun, isa lang perasa. So ayaw mo ka maging customer? Hindi na po sa ganun. Nanood po ako ng Aliwan noon last year. Ay, nakita mo ako doon? Opo. Sinungaling ka, wala ako doon. Nasa harapan po ako noon. Andun ako? Kami, opo. Kayo nga yung ano eh, bago sumunod sila ni Kuliyali. Ayun nga pala diba, last year. Diba, ano, ang reyna ng Aliwan, diba, Cebu? Sino? Ang reyna ng Aliwan, diba, Cebu? Ay, hindi ako nanood ng pageant. Nandun na ako before the pageant. Yata Cebu yata na nala last year. Ah, tinapos mo? Opo. Iba ka, man. Alas-tres na po ako nakauwi nun eh. Oh, so pasensya ka na, puyat ka namin. Hindi naman po. Masaya naman. Happy naman. Ang reyna ng Aliwan, Cebu, alam mo sino hari ng Aliwan? Hindi po. Ako! Pag narinig pa ng kumpanya namin, siya baka kumbukas. Sorry po. Huwag, sayang. Matatanggal ka pa dahil sa akin. Oo nga. No. Tama na nga ito, brad. Salamat sa pagtawag, ha? Bye-bye. Okay, thank you. Thank you. Good night. Bye-bye. Good okay, thank you. Kiss mo na kamuha. Ma. Ang lapot, ha? Bye-bye. Mga kaibigan, yan po yung ating caller, si Ryan. Tao pang tao, nababaan ko tuloy. Mga kaibigan, papaalam na po ako, babae na. Antok na ako. Sa ngalan po ng aking kasama si Richard. Maraming nalungkot ay uwi na siya. Tinamad. Huwag kasi mag-networking pa kami. Pambili ng ano sa... Ano kayo pwede kong bilhin sa school ko? Ito, siguro gusto niyo ganito? Ha? Pwede. Tiyan, pabili ka bukas apat na ganito, ha? Bigyan mo sa pigit. Mahal ka square lang, kor. Babati lang ako. Ayun, look, yung mamilita tugbo, ha? Dito na naman dyan si Mami Lita. Nagpapa-attendance to mga 4 times a week. Andito yan eh. Hindi ko alam kung tama itong hinahinala ko lang, but amazingly, on a Friday evening, maluwag ang kalsada ngayon. Diba? Pansin nyo ba? Napakaluwag ng daan. Diba? Feeling ko, ang buong Maynila, mga kaibigan, nagkaroon ng wrong impression. Parang, huwag tayong lumabas Friday, mga sikip. Tapos sabay-sabay nila naisip. Wala tulit, diba? Ang ganda. Nangyari na minsan yan, mga kaibigan, di ba? When you're going south, most likely, pag mamadali ka, madadang skyway. Di ba? Eh, lahat kayo naisip yung mag-skyway tayo para ano, lahat kayo nandun. Nangyari sa akin yan. Pagpunta ko ng ano, south, hindi ako nag-skyway sa ilalim. Ang luwag! Pagdating ko sa skyway, bakit sikip sa taas? Walang point. Babati lang ko, Tita Penny, Garaz, and Grace, Rose Ann, and Jack. Abeline, Marvy, Tina, Joveline, Annabelle, Elardo, and 55 Angels. Mark Jim, Son, De Guzman, Ang Taba Mo. Wow, sira ulo to ah. Nasaktan ako dito, brad ah. Sabagay, dati pa yan. Mang macho ko na eh. Iumpong kita sa... Zaldi Sensei. Sensei? Ano to? Hindi pa patay nito? Gaw, ang pangit na sulat mo. Hi po kay... Miss Regine Domingo, student ng PAMC. Ayan, Japanese language, ingat po sa pag-alis papuntang Japan this year. Talaga? Magde-December na, alis pa siya. Pasko na, oh. Sabagay,
Okay, Miss, ano po, Regine Domingo, ma'am, aalis ka po, puntang Japan. Yung mga Philippine money po na hindi magagamit, iwanan mo sa akin. Kaya, pag may kilala kayo mag-abroad, minsan, yung may mga tita kayo nagbakasyon sa Pilipinas, problema nila yan kung saan gagamitin yung Philippine money natira. Diba? Ba, nagbakasyon sa Pilipinas, tak, magpapaano yan, magpapalit ng ano, dollars, marami. Pag uuwi na papuntang US ulit, yung mga na, hindi nagamit na Philippine money, problema nila yan, saan pupunta. Doon ka mag-close sa tita mo. Para maging sa'yo yun. Kaano rin yun. Gawain ko yun eh. Mag-reply ka na sa FB ko. Bati na tayo. Ma. Pusang sulat. Sabi ni... Ano to? Henry Murillo? Ang pangit ng sulat mo, Brad. Please talaga mo ato. Isubo mo sa mukha na ito. Ang kaboy na sulat eh. Sa mga kamag-anakan po ni Henry Murillo, ang pangit mo ng sulat ng kamag-anak nyo. Diba? Ang pangit. Inulit pa niya, oh. Yan, oh. Yan mo. Pareho lang. Ano yung pinariso mo yan? Biggie Taxi, TXK777, Alex. Yan. Manong driver, maligayang pakikinig po. DZMC Young Communicators Guild. Mga kaibigan, kailan ko lang natunang basahin yung mabasa ng guild. Akala ko guild dati. May balang ko na rin maka-joke. Young Communicators Guild, mga kaibigan ng PUP, DZMC. We have our in-campus, mga kaibigan, radio station. At salamat po sa mga estudyante nagtataguyod niya. Thank you very much. Yung advisor na si Ma'am Ruby Gapasin. Ma'am, kamusta ka na? Ayan. Sabi ni Crystal, sana daw ano. Mapapahamak pa tong bata. Michelle? Managbanag na kanta by Realine Ayapana Bell Esteban, maligayang pakinginig po. Ang Hamog Productions, mga kaibigan. Totoo to? Hamog? Bakit hamog? Ay, alam niyo ba kung hulugan ng batang hamog sa kanto? AJ Sarmiento, Rick Bayani, Kim Orgelias, Benedict Gamba, Hazel Hicarte, ayan. Good luck sa thesis. Masakit na alaala ang thesis sa akin. Balita pa rin ba ako sa school na? Yung grupo namin, di na? Ayan. Monumental yung thesis namin nun. Iniyakan ko yan, mga kaibigan. Nagrenta pa ako, Brad, ng ano, ng Amerikana. Kung Amerikana, lagpas pa yung balikat, sobra-sobra pa yung sukat sa akin. Di ba yung dito yung balikat ng Amerikana mo? Ito, batiin ko lang. Good evening, Papa Jack. Bagrin naman sila Bong, Beth, John Mark, Angeline Medina family sa Burgos, Montalban, Ed, Vanji, Eugene, Eman, Dagiyag family sa Riverside, QC. Pedong, Lynn, Warren sa Arab City. Biloy, Edith, Jason, John Lloyd, nakikinig. Letada family in sa Bourbons, subdivision, mga kaibigan. Sabi ni Amelita ng Arab City, maligayang pakikinig po sa inyo lahat. At napabati po kay Tess, Vanji, Ian, Ken, Vem, Ibarra family. Ayan, Alvin, Ayan, Sheng, Garcia family sa Kings Point, Nova. Sila Jomar, Ami, Denise, Venice, Manalaysay. Hello po. Sa Balagtas, Makati. Maligayang pakikinig. Merry Christmas po sa lahat na nakaantabay sa atin. Sana nakakapagdulot po ako ng saya sa inyong lahat, ano? Sa gabi-gabing pakikinig niyo sa akin, sana kabahagi ako. Pag gumingiti kayo paggabi, mga kaibigan, the only reason I am on air is to make you at least feel joyful and happy about life. Diba? Parang smart lang yan. Oo nga, ano ba kayo? Hindi kayo totoo nga, mga kaibigan. Yan ang layunin ng smart. Oo. Sa kanilang big gifts campaign. It's because smart wants everyone to experience the joy of life or the smart life with a share the joy gadget giveaway promo this, mga kaibigan, this season. Smart's giving away thousands of load or gadgets every day. It's a sure win of either gadgets or load when you register to Smart Prepaid UCT promos. Smart Prepaid and Smart Bro Prepaid Big Bites 50. And you can form the word joy or get a chance to win and load or gadget when you renew or get a new Smart Postpaid or Smart Bro plan. Mga kaibigan, for more information, you can actually text Share Joy to 238. Or you can go to smart.com/.ph/joy. Or you can visit, mga kaibigan, a near smart store near you for Smart Postpaid and Smart Bro promo runs until December 23, 2015 for DDIF TEBS pre-permit number 12470 and 12424 series of 2015.
For Smart, prepaid promo runs until December 27, 2015. For DTI FTEBS prepaid number 12432 series of 2015. Okay, bigyan. Maraming salamat sa Smart, ha? Sa inyong patuloy na pagtitiwala. Mamaya after ko ng show, mga kaibigan, although mahaba pa ang show natin, pupunta ako sa Buendia. Alam mo bakit, Charge? Tanong mo ako. Bakit? Pupunta ako sa Shell. Bye! Magpapakarga ako ng Shell Fuel Save kasi mas makakatipid ka sa gasolina. Ginawa ito ng mga Shell scientists na merong active efficiency ingredients, mga kaibigan. Mas magtatagal kumpara sa mga regular priced fuel. Totoo ito, mga kaibigan, ha? I am not recommending this because I am paid, well, partly, yes, I am paid. But I am a Shell Fuel Save user, mga kaibigan. Kahit yung diesel nila na fuel save, ganyan po ang gamit ko, mga kaibigan. Ang laking katipiran, diba? Especially pag na-traffic ka, yan ang mukhang totohanan, eh. Maglagay ka na napakamahal na gasolina, hindi ka na maalis, sa traffic ka naman. Diba? Shell Fuel Save, mga kaibigan. Oo. So you can do the things you love to do and go where you need to go. So drive now to your new Shell station and choose Shell Fuel Save. Aligayang bati po sa lahat. Hello po. Hello nga pala kay Miss Angel tsaka kay Dennis Francisco, mga kaibigan, mga kanina nagpa-downline sa akin. Thank you. Kung kikitaan ko dyan, ibibili ko ng sample pad sa school ko. Maligayang bati po sa lahat, mga kaibigan. In the meantime, let me play magandang kanta para sa Ha, maganda to. I've been waiting for you all my life. Somebody could. Wala na. Mamaya na iba, mga kaibigan. Bukas sa alas 2 hanggang alas 6 ng hapon ay ang Cream Top Barangayan event para dyan po sa may barangay Manuyuun, Las Piñas City. Sa mga in love po ngayong gabi, maligayang pakikinig po sa inyo. Guys, next door sa kanilang awiting I've Been Waiting For You, tapos sundan natin ng Always ng Atlantic Star. Cute ha. Ano ba bang pwedeng isa? Atas mag-Callaway tayo. Ay, wag na yan. Mamaya na yan. Mag-Suddenly tayo. Ayan. Suddenly by Billy Ocean. Time check, it's 11 minutes after 11 o'clock on a Friday evening, 27 of November 2015. Papa Jack is my name. You got me on your radio until after midnight, maybe around 2 in the morning. Ang oras, mga kaibigan, sa buong kapuluan, igram ng alas 11.30 sa East. Maligayang bati po sa lahat ng mga dalagang delayed. Maraming tinamaan ngayon. Oh my God, wag mo siya makakasar ka pa. Laka. Tapos pag tinawagan mo yung boyfriend mo, hindi makontak, I'm sorry. But the owner of the phone number you dialed is missing at the moment. Or maybe, he's a gay. Maganda yan, no? Ano bang tawag doon? Ang tawag doon, mapin sumasagot sa phone? Diba? Hindi, voicemail, recording, diba? Ng network, no? Yung tipong, gusto ko ito, pangarap ko yan, yung pwedeng kausapin. No? I'm sorry, but the person po eh. Mask ko mako neto, ha? But the person you're trying to reach is taking a bath right now. By the way, may an-an siya. Yung bibistuhin ka lang. Hello po sa mga taga-accounting firm, ayan, or firms ngayong nakaantabay sa ating programa. Tatlo po sa empleyado ninyo ang baka hindi makapasok bukas dahil puyat po. Nandito. Ah, walang pasok bukas. Uy, long weekend pala ngayon, ha? Oh my God, saan ako pupunta? Yan ang Pinoy, no? Long weekend! Sabo, gastos! Laba ka ng damit nyo. Palit ka ng kortina, maglilis ka ng bahay. Ewan ko lang kung magkasya yung 3 days para sa'yo. Maligayang body po sa mga nilalang mga kaibigan na ngayong gabing ito ay masayang-masaya, di ba? Dahil finally, nakausap na niya ang kanyang nawawalang boyfriend. Ha? Sabi ni Dennis, favor naman! Ayan, yung gate pass ID ko, ano ba? Ha? Bahala ka dyan. Diyos. Si Papa Noli, nakaantabay papa. Greet naman yung mga taga Hitch Pro sa sina Miss Suzette Albiar, Miss Alma Maliari, Mr. Jose Marie Manas.
May discount daw sila sa iyo sa H Pro para sa Montero. Talaga? Oh my God! Naka-Montero ba ako? Yeah, man. Si Dan Robert nakikinig. Kailan si Dan Robert? Hindi kilala. Ano ba kayo? Siya yung driver Dab. Yung kotse ginagamit ni Yaya Dab. Manya yun. Yung mga bridal cars, yung mga vintage-vintage. Yun. Nung kinasal ako, diba? Ay, Don Robert, hi daw, sabi ni Richard. Kahit na ano, hindi pa sure ang date ng kasal, hi daw. Baka pwedeng ano daw, pa-discount. Kung ano, kung okay lang sa'yo, na libre na, gano'n. Ay, hello daw sa kanyang wifey na si Ma'am Chloe. Ma'am Chloe, hello po. Yan. Yung mag-asawang, nagbakasyon to kailan lang eh, nagsolo sila mag-asawa eh. Iniwan ng mga chikiting eh. Chismoso ako eh no, sa Facebook. May ganyan ba kayong kaibigan yung lurker lang? Yung, hindi naman nagko-comment, walang nilalike, pero alam lahat na nangyayari. Diba? Kalkal dito, kalkal doon. Normally, ugaling babae yan eh. No? At karamihan mga kaibigan ng kinakalkal ng mga girls ay yung profile ng ex ng boyfriend nila. Maaalamin nila kung... Tapos ano... Kukupitin siya nila. Pag nagpariband yung ex, magpapariband din siya. Sabi dito, pwedeng discount kay Richard. Oh, Richard ha, may discount na. Ang ipapadalang hasakyan sa'yo ay hovercraft. Ako ka. Tito Jim Mendoza, maligayang bati sa iyo. I love you, I miss you. Mabati naman. Ayan, let po. Hello, let, maligayang makikinig. Si Ate Nemi, maraming salamat po. God bless. Ay, sorry. May caller si Aning ng QC. Pangalan to, Aning? Nag-alala. Hello, Aning. Yes, sir. Hello po. Papa Jack? Ay, hindi ho. Si Coco Martin ho ito. Ano ang pangalan nyo? Aning po. Aning. Bakit ho? Wala lang. Ah, trip lang ito. Hindi, kasi I'm sure, naging aning lang yan dahil nagkaedad ka na, di ba? Ganun pinay. Aning lang siguro sa pag-ibig. Nagiging ano tayo, presentence tayo mga kaibigan kapag tayo ay nagtumatanda. Ang mga pangalan sa Pilipinas nagkakaroon ng NG, no? Reming, aning, di ba? Tonying, ano? Anong ginagawa sa buhay ni Aning? Lady guard. Lady guard. Anong binabantayan mo? Sa factory, sa gawa ng tuwalya. Ah, ganun. Ba't mo binabantayan? Aalis yung factory? Matawa siya, oh. Nakadaw. Ang luma nun, joke, nakadaw, ha? Talaga, ho? Nakadaw nakawin yung mga tuwalya. Ang corny ho ng mga jokes mo. Hindi na po yung todong joke. Napaka-arugante, kala mo sino magaling. May asawa ka na po? Ay, hiwalay. Hiwalay. May anak ka na? May ka-live-in partner. Pak! Galing! Buti ka ko, may love yung iba dito, wala. Talaga. Ilan na anak mo, ma'am? Lima po. Wawa. Mahirap buhayin, lima yan. Kunti lang. Oh, sa bagay. Nakakatuwa ang Pinoy, no? Easy lang talaga tayo, eh, no? Actually, mga kaibigan, ilagay mo yung limang anak sa mayaman, masakit ulo nila. Ha? Oh my God. Pero pag mahirap, wala lang. Chill lang. Anyways, ba't ka napatawag gani? May itatanong lang sana ako, Papa Jo. Ano po yun? Dapat ko pa bang dapat pagkatiwalaan? Kung kailangan, ha? Dapat po. May sagot ka agad eh. Ganun ka galing eh. Bakit to? And kung dapat pa bang pagkatiwalaan yung live-in partner ko na nagkasala sa akin, eh nakikita ko naman kasi nag-e-effort siya para mapatawad siya. Napatawad mo na ba? Gaya nga ng sabi ko sa kanya, madaling magpatawad, mahirap makalimot. Ano sabi niya? Okay. Basta gagawin ko ang lahat para lang mawala yung duda mo. Eh, yun naman pala. Nasabi mo na pala sa kanya yung napatawad mo siya eh. Diba? Huwag mo nang tanungin sa akin kung dapat mo sa pagkakawalaan. Yung nga lang kasi ito sa Jack.
Every now and then kasi siyempre yung ginawa niya kasi hindi pa rin maiyalis yung sakit. Kaya parang paulit-ulit yun. Ah, ganun. Oo, okay. Yung parang siya pa yung galit yung minsan kapag kami tinatanong ako. So, yun yung gusto ko malaman kung ano ba talaga ang dapat gawin kung ititigil ko or mamaya siya naman yung magsawa na... Ah, teka lang, ano ho ba ang nagawa niya sa'yo? Para ano, maging malino tayo. Ano po ba yung eksaktong nagawa niya sa'yo? Nakabuntis. Ah, nakabuntis ng iba? Yes. Ay. Yung... Nabuntis niya yung dati niyang pinakasama ulit. Habang kayo? Apo. Yung limang anak niyo po, ang tatay nung limang anak niyo ay yung ex mo. Hindi siya. Oo. Hindi siya. Gaano katagal na po kayo itong ano, itong lalaking to, itong may nabuntis na iba? 5 years na. Magka-5 years na po sa January. Kailan po siya nakabuntis? Ang sabi kasi sa akin nung nagbigay na mensahe, nasa 6 months na ata. Ah, buntis pa ngayon, hanggang ngayon? Oo, buntis. Ay, matagal-tagal na gamutan po ito. Hanggat hindi pa nakakapanganak yung babaeng yan. Kasi, syempre, pag nanganak po yung babae, magkikita sila. Kailangan niyang pangatawa na, kailangan niya maging tatay. Mahirap nga na ibigay yung tiwala, di ba? Kasi hindi naman siya ordinary yung basta lang nakipag-text mate. Eh, nakabuntis, nagkahubar ng panty at brief. Yun na nga eh. Masakit pakinggan eh, pero yun talaga yun. Tsaka bra pala, sorry. Nakalimutok sabihin. Kasama baka yun. Baka naman sa sobrang bilis, baka hindi nga lang yun ng ano eh. Baka hindi na hebad yung bra, no? Teka, paano ba ito pinag-uusapan? Iyo pa. Ayoko, nakauwi na nga ako. Ganito na gawin natin, ano, Aning? Yes, sir. Ay, Papa Jack. Unang-una sa lahat, ikaw ba at saka yung babae nagkausap na? Hindi pa, Papa Jack. Actually, magka isang barangay nga lang kami eh. Natotohan niya natin, kung mahal naman ito ng jowa mo ngayon, yung ex niya, balik na lang siya doon. Kasi kayo, wala kayong anak eh. Sila magkakaroon eh. Yun nga eh. Ah, yung diba? Kaso naman kasi, Papa Jack, ang problema nga, ayaw naman niya. Ang sagot sa akin nung lalaki, kasi nga may anak din din na dalawa dati. Eh, ginis ko naman niya eh. Alam naman niya na ayaw ko siya, tapos magpapabuntis pa siya. Ano ka? Sabi niya sa'yo? Oo. Eh, tarantado pala yung gagong manyo kiniupak na yun. Ganun ba yun? Dahil kahit ayaw, kasalanan pa nung girl, nagpabuntis? Yun yung sabi. Yun yung sabi niya. Kaya nga, hindi ko nga rin alam. Sabi lang niya yan, te. Ano yun, sabi ko? Pagka itinusok, pag bumukol, ganun lang. Hul! Ipangatlo mo na yan. Pero mali yun, ha? Yung sasabihin niya na kasalanan pa nung girl, na kunyari ayaw niya. Di ba, nabuntis o hindi? May nangyari sa kanila. Ano ba? Kababu yan? Ito pa nga. Aksidente lang. Ano yun? Nadapa siya! Tapos nandun nakatihaya yung babae pag gano'ng sakto, gano'ng pak! Aksidente o kaya ano? Nasagasahan ng rumaragas ang anes? Babu niya. Ang sabi naman kasi niya, Papa Jack, wala siyang ginawa kundi sundin ako sa barangay. Kahit na! Ay ganito ano? Okay, Aning! Oh. Akala ko naman kasi apologetic tong lalaking to. Pero kung ganyan mangatwiran yung lalaking yan ate, imbis na maging apologetic siya sa'yo, pinangatwiranan pa niya na parang siya pa yung biktima kaya nabuntis yun. Bukas, pag uwi mo ng bahay, pakituhura mo ng konti at siwalayan mo na yung gagong yan. Tarantadong lalaki yan. Ang dating siya pa yung biktima ngayon? Dahil lagi siya sinusundo, kasalanan pa ng babae? Sabi ko sa kanya, kapag sabi ko, kung ayaw mo talaga ako, sana masaktan ako. Ito na, bago mo itinusok, mag-isip ko. Pag yung tusok-usok, hindi na nagbanggit mo. Tusok ka, tusok. Pamamaya. Tinusok yung ano, yung... Tama na! Hindi mo alam ka na sinasabi mo, napapa-imagine si Richard? Tama na, Aning! Na-aning kami! Alright, ganito na, Aning! Yes. Sorry, but... taking in all the factors,
barangay niya yung babae, may dalawa silang anak, di ba? Tapos ganyan mga tura niya lalaking yan, wala naman kayong anak, di ba? Kada na sa work ka, pwede silang magkita, tapos hindi pa siya marunong mag-sorry sa degree ng kasalanan niya at makipaghiwalay ka na lang dyan. Patawarin mo, tama ka. O, patawarin mo natin. Pero kung yung ang tanong mo dito ay dapat bang siya pa ang kasama mo sa buhay, kung ganyan ate, lalo lang sasama loob mo dyan. Tapos ang sinabi niya pa sa akin nung sabi niya, ang sa'yo naman niya, gusto mo akong hiwala yun. Sabi niya? Nag-ahamon pa si Gago. Sabi niya? Okay. Hiwalayan mo na te. Nina lang, sinabi niya. Hiwalayan mo na, ganyan lalaking tumigil ka. Hiwalayan mo na yan. Tama na yan. Sayang buhay, sayang yung maling tao mga kaibigan. Uulitin ko mga kaibigan, wala pong extra coin ang buhay na ito, di ba? Wala tong ano, extra life na parang Nintendo na pag nagkamali ka, ulitin ko. I will do things differently, di ba? I'll go back to ano, to year one and do things differently. Pag naging malungkot ka sa buhay na ito, that's it. Pagtanda mo, hindi mo pwedeng ulitin. Ay, di ba, kung ganyan ang buhay, kasama mo sa buhay, ate, maliban sa sinaktan ka na niya, hindi pa apologetic, parang siya pa yung biktima, iwalayan mo na lang. Mas magpaka-single ka na lang kung ganyan din lang ang lalaki. Ano nga eh. Ang kaso naman kasi papadyak, ayaw naman umalis mismo sa bahay ko. Kate, pwede mo naman ibarangay yan. Paano ko ibabarangay? Siya mismo nga sa barangay. Hindi naman siya ang chairman eh. Diba? Ipuntari niya yung chairman eh. Ate, pag hindi ka pinakinggan na chairman, kasi bahay mo yan, tama? Ayun lang nungutahan kami. Oh, pero ikaw nagbabayad, tama? Opo. Oo. Oh. Pag hindi ka pinanggan ng chairman, tawagin mo ako, samahan kita. Hindi po pwede, aning, na hindi ka pakinggan ng chairman, di ba? Kasi ang batas ay walang kinikilalang kamag-anak o kaya kaibigan. Di ba? Kailangan ka tulungan ng chairman na ilabas sa bahay mo yan kung ayaw mo na siya naandong kasi bahay mo yan. May pag-iwalay ka na dyan, walang kwentang tao yung ganyan. Kahit na nag-effort na? Nag-effort nga, hindi naman niya alam kung bakit siya nagkamali. Hindi niya alam kung anong kasalanan niya. Ang dating pa ay para siya pa yung biktima. Kasi sinusundo niya ako palagi sa barangay. Tarantado pala yung hinayupa ka na yun. Nakakatawa lang napapadya. Ewan ko, bakit natatawa ka pa? Hindi lang, kasi nakakatawa ka rin. Ano ha? Wala, sabi ko nakakatawa ka rin. Nakakapagpangiti ka kahit may problema. Salamat, ate. Pero sana gawa mo ng solusyon, di ba? Oo. Nagkasama na tayo nun eh. Ha? Oh my God! Ano nangyari? So may Murphy Market. Alala mo yun. Kaya ni Ali Soto. Ay, anong gino? Ah, si Starbucks? Oo. Ay, yung show ko sa GMA dati na nawala. Ano ba yan? Wala ko ng career. Pinaalala ko po. Nalungkot ako tuloy. Anong ginawa mo dati? Naging nag-guest ka sa amin? Oo, nag-guest kami. Ako yung... Si... Aning Bingeta ang pangalan ko din nun. Kaso nga lang, yung story ko, hindi yata in-air. Hindi ako na-interview din. Ah, ang showbiz mo ngayon, pinupunta mo yung mga ganito. Eh, dati akong extra eh. Sana. Kuya, alam mo yung show ko na yun sa GMA, mga kaibigan ni Mama Ali. Ang dami ko nakuha na, naipon na kaibigan. Pero wala ko naipon na pera. Kasi makinita ko. Picture pa nga sa akin eh, naghahawak ko ng gitara. Talaga? Oo. Alam ko na, ikaw pala yung sabi ko nung nawalan ako ng wallet. Oy, madi ah. Nandukutan pala ako. Hala. Ano yung ano, makipag-break ka na dyan? Sorry, pasensya ka na. Oo. Alam ko, ang dali-daling sabihin pag ikaw yung nagpapayo na hiwalayan mo na yan. Kaya lang, eh, di ba nakakalungkot sa buhay kapag yung taong kasama mo ay hindi ka alam palagaan? Di ba? Ina nga. Sinaktan ka. Sa normal na buhay, pag may mga girls, pag may jowa kayong lalaki, di ba? Yung tumingin nga lang sa iba, pag may dumaan na chicks, di ba? Masakit na, di ba? Ano pa kaya makipagtalik sa iba? Tapos ganun pa siya sa'yo? Bastos? Ayaw. Sabi ko nga sa kanya, paano kung ako kayo manlalaki? Huwag ka nang gumana natin. Pag tama ka na sa kwento, kung naya maging mali ka pa. Oo, tama. Di ba? Huwag mo nang hayaan na maging mali ka pa. Pag tama ka na, huwag mo nang hayaan na maging mali ka pa. Alright? Opo. Natin, naintindihan mo. Opo. Pag-isipan mo, ate, ha? Pag-isipan mo.
malay natin after ng usapan natin ngayon, gumawa siya ng paraan at paliwanag siya. Pero kung ganyan siya magpaliwanag sa'yo, wag na. Hindi, nung, kasi matagal lang na ano yun. Ito lang naman kasi pabalik-balik. Na sinasabi ko pa, palang lagi kita siyang binapaalala. Ngayon ang sabi naman niya sa akin, alam mo sa totoo lang, sabi niya sa akin, pinipilit ko nang ituwid yung pagkakamali ko. Dahil alam, ayaw ko nang masaktan ka. I appreciate that. Na-appreciate ko yan. Pero mahirap pamingin ng tawa dati kung hindi mo alam yung kasalanan ng ginawa mo at yun yung wala sa kanya. Diba? Ang dating kasi nag-sorry siya lang hindi niya alam yung ginawa niyang kasalanan. Mahirap yun. Pinaplastic ka lang yun. Pero kung kung titignan mo, ano, sila magkakaanak mo na naman. Diba? Kung meron mang relasyon na may nag-uugnay ate, diba, sa pagitan, hindi kayong dalawa sa kanilang dalawa. Sa inyo wala eh. Wala nag-uugnay sa inyo. Sila meron. Mga anak yung girl. Hello. Pupuntahan niya yung girl. Pag nandun siya, ano, pag pwede na, magkatalik sila. Uwi ko nga, ayaw mo. Baka ang sarap ng buhay sa'yo kaya ganun. Buro. Pasensya ka na sa payo ko, ate, ha? Opo, maintindihan ko naman. Alam ko naman na yun pa rin at yun ang sasabihin niyo. Pala, ba't tumawag ka pa? Hindi lang, kasi malay mo lang makalusot din na kasawarin. Ang showbiz mo talaga. Nakakatawa ka, no? Kasi lang, mana-mana lang yan. Oh, ako, damay na naman ako dyan. Naman. Maraming salamat sa pagdawag, Ening, ha? Salamat din po. Thank you very much, ha? More power. More power ka din. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye po, bye-bye. Bye-bye. Walang mabigat na call tonight, ha? Nagagaanan ako sa lahat ng bagay tonight, ha? Teka lang, may dumarating na pulis. Huhuliin ako ng pulis. Hello nga pala kay Rogelio Magpantay at saka kay Sheila. Ang haba-haba kasi ng pangalan mo, Sheila. Bahala ka, Sheila na lang. Aking kaibigan, mga kaibigan, walang ibang kundi rumakit, di ba? Pulis sa araw, sa gabi, grab taxi driver. Di ba kami? Di ba? At least, di ba, marangal. Kamusta kayo dyan? Maligayang pakikinig po. Hello sa mga bisita ko tonight, ha. Maligayang batid pagdating po sa inyo lahat. Pag inabot kayo ng alauna rito, mayroon ng multa ang bawat pag-upo nyo. Joke lang. Abati po sa lahat ng Bata Central, kina MJ, Hyuno Park. Talaga? Eh, sino to? Cute naman na yung pangalan ng Park. Talaga pangalan niya, Park. Kumakatap. Berhel Ignacio, Hiner Oging, Torres sa aming mga chikiting. Ito ang Team Ignacio, mga kaibigan. Aki, Yona, Geng, Kulot with Q. Isa pa kang J.J. Monto siya, ano eh? Oliver. Kay Marlon, Pedroso, Annalyn, Tana, Geraldine, Felix, sa aming magandang kumare, Deza, Valencia, isang, at Mamay, sa mga taga-Andok Central Market. Branch kay Prince Cesar at Princess Cesar. Maligayang pakikinig po. Kay Jade Casanova ng Divisoria sa lahat ng tambay sa pwesto naglalaro ngayon ng Xbox Social, Xbox. Kay Casey and Giro at sa aming pinakamamahal na mama Magdalena, Baby Castro, thanks for always being there for my family. I love you, ma. Belated happy birthday. Happy anniversary Social sa aming dalawa ng Team Ignacio, mga kaibigan. 3 years na kayo dumadalo dito, diba? 3 taon na. Lagi ito nandito eh. Malapit kang ampunin sa bahay namin itong pamilya na. Rogelio Agustin, ang malupit na auditor ng YMAC. Ay, hindi. Ano ba ito? YMAC? UHY? Ako pala yung tanga magbasa. Sorry. Maganda po yung sulat ito. For the first time, maganda ang sulat. UHY. MAC ba ito? MAC. Ayan. Selmar Villegas. Baby, peace na daw kayo. Uy, may gagawin sila later. Peace ka dyan. Miss Jessa Punzal, good luck sa exam bukas. Exam ng ano? Ah, talaga?
Alright, good luck ha. Sana makapasa. Pag-greet po ha sa mga mascom sa Adams University. Ayan. Nandito po yung dalawang babaeng refrigerator. Hoy, dumalaw dito mga kaibigan. Ipisa pumunta ng booth, nagpunta sa refrigerator ng Easy Rock. Eh, ginagawa yung kumpanya namin kung di pa kinakakarot dito mga kaibigan. Kaya yung mga gamit namin kung saan nakapwesto, nagpunta sa likod ng refrigerator. Pagbukas, nawalan ng isang ano, pineapple in can doon, may suspect na tayo dalawang to. Pati po ang Lee family, ang Nablo family, pati na rin kay King Aquino sa mahilig mag-walk out. At sa lahat ng taga Green Valley, ano to, Jetty, Molino Bacoor, Cavite. Pag-usapan ka natin yung walk out na yan, asal lang ba? Asal lang immature yan. Kayong may ganyan magabarkada, yung bago magawa kayo ng group project, tapos ninyo na gusto ng suggestion mag-walk out, ang sarap pukulin. Di ba yung... Tarantado ka, bumalik ka nga dito, baka ihunyol kita dyan. Di ba parang ano ba? Ay, mag-usap ka, hindi ka parang gago ka dyan. Busit ako sa ganyan, di ba? O yung parang tanga. Sa lahat ng mga walkout king, tsaka ako yung mga tanga kayo. Di ba, mayroong pinipino ko kasi mag-walkout ka, di ba? Magkakapatayan, mag-walkout ka. Di ba, pero yung managuusap kayo, meron ka bang na-solve? Kapag nag-walkout ka, meron ka bang na-solusyonan? Di ba, parang tanga ka? Di ba? Lalo na kung mag-jowa kayo. Tapos mag-walk out? Ay nako. Nung binata pa ako, pag-walk out, tama ko lang ako, papatirin kita. Diba kasi walang point, eh? Ba't mag-walk out ka? Mag-usap tayo, di ba? Kasi wala tayong mararating pag nag-walk out ka. Kasi aking yan din yan, pag nag-walk out ka, susundan lang kita. At mag-aaway lang tayo sa harap ng iba habang so, nakasunod ako sa iyo. Parang, oh, so, diba ko ang talking niya, babe, balik ka na, babe. Uy, hindi mo ako, babe. Para kayong tanga. Sinong ganyan dito, ha? Aluin mo sa mukha. Friend ko na. Ay, yung friend nyo. Crystal, ganun ka ba? Hindi, ha? Uy, ilo ka ma'am Ruby Gapasin, ha? Ma'am, i-invite ako ng eskwela lang ko sa January 20. Ayan. Andiyan po ako, promise. Eskwelahan ko pa bang... Diba? May dala akong regalo sa... Hindi, bibigyan ko na ngayon. Kaya na bumili. Ha? Matapos na pagdating doon, mga kaibigan, pack na yan. Sabi ni Ms. Regina, Papa Jack, anong show mo dati sa GMA? Hindi mo alam. Nag-bolster ako noon eh. Hindi, mayroon po kami show ni Ms. Ali sa hot, ano, Mama Ali. Diba? Hanggang ngayon, nanay-nanayang ko pa si Mama Ali. Starbucks, mga kaibigan. Yung box niya ay yung hindi Starbucks BOX X ano X BOX ma. Alam ko pa yung team song niya Richard ha? Starbucks doon kami saan ka ba? Starbucks wala kami ng karir lahat. Nagulat ako Friday ng gabi mga alas 7 tinext pa ako bukas ang taping tano tayo result tayo ha location yes okay. Pupunta na akong tayo mag-check in ako sa malapit na hotel doon para doon na ako manggagaling pack 8 o'clock tinext ako walang tayong show bukas. Ay. Then, hindi ako naman alas nagka-show ako, di ba? Malay niyo magka-show ako ulit. Nga pala, no? Hello po sa mga naka-isang season ako sa ano, huling show ko, ha? Call me Papa Jack. Oh. Gusto kong show, pag nagka-show ako sa TV, nagpaparinig ako, eh. Yung may co-host ako, ayoko na ako lang mag-isa. Di ba? May co-host ako. Ang gusto kong co-host si Ellen DeGeneres. Bakit si Oprah? Mga ganun. Mga libelan. Mga iba-iba lang. Sabi ni Mr. Regina, ma-search nga yan. Bold pala ha. Ang baboy nito. Ang bastos. Hello? Hello? Andiyan ka pala, sorry. Hello, sino to? Si Gwen. Anong ginagawa Hello. Mo? Anong ginagawa mo? Ba't nandito ka? Ay, ano ba yun? Ako ba yun? Ikaw. Si ano tanghenyo nagsalita? Gwen, ilang taong ka na? 31. 31 ka na? Opo. Bakit? Ay, oo. Sorry. Teka, hindi nga ako sure. 31. 84, diba? 31. Oo. Ano, nagsisinungaling ka? Ano, edad mo, hindi mo alam? Hindi, 1984. Nag-stop na kasi ako mag-count ng 30. Aga. O nga, 20 na nag-stop eh. Diba? Kasi kung may merong, diba, kung merong ano, shop na forever 21, ako forever 29.
Anong ginagawa sa buhay ni Gwen? Home-based yung work ko sa bahay. Freelancer. Anong ano? Freelancer ano? Admin work, data entry, research. Magkano per day sweldo mo? Depende kasi sa... Sabihin ko talaga, Papa Jack. The average, isang buwan, magkano? Parang, di ba, magandang kitaan yan, loko. Oo, parang ano lang siya. Parang call center din, kaso sa bahay. Mga 100,000? Hindi naman, okay. Kasi nag-call center ako, ano eh, ganyan ang sweldo ko nun eh. Wow. Pero sa sinak ako agad. Manager. Kasi bulol daw ako. Bulol ka, laka-laka ang sweldo mo, paksi ba? Talaga, mga 30,000? Oo. Mga more or less, ganun? More or less. Ayan. Kinakabahan ako. First after deduction, food. Mga 25, ganun? Parang ganun. Ano ba talaga? Parang o ano ba? Ayun, ganun na nga. More or less, yung bracket niya is 25 to 30,000 ba? Pwede na, sa bahay ka lang, di ba? Mm-mm. Pwede ka lang nagpapadede ng anak tapos nagkatrabaho ka na. Diba? Tama ba? Tama. Ano sa ako sinabi? Sorry? Wala. May anak ka na? Opo. Oo, meron. Ilan na? Isa lang. Ilan taon na? 8. 8 na? Asa na asawa mo? Nasa Cavite. Actually, magiging asawa pa lang. Ikakasal pa lang ako this December. Iwalay pa rin kayo ng bahay? Sa ngayon kasi nasa trabaho siya kasi ngayon eh. Kumbaga stay-in siya? Hindi naman. Pauwi-uwi kasi nasa force siya. Anong force? May the force be with you? Ganun Star Wars? Ano, sundalo kasi siya. Hoy! Talaga? Ikaw ba na ipotok mo na yung Armalite niya? Hindi ba? Di ba? Ay, sa bagay, registrado sa pangalan, bawal gawin niya ng iba yan, di ba? Pero, ay naku, tepak yan. Hello? Mahaba Armalite na mister mo? Ano po? Mahaba Armalite niya? Hindi ko pa nga nahawa. Ano ba yan? Yung Armalite niya talaga, ha? Yung talagang, yung service firearm niya. Ay, teka lang, ano ba nasa utak mo? Ang baboy mo, ha? Teka lang, ay, atira nyo na, kayo. Maliwanag ko sinabi, Armalite, diba? O, tama ako mali? Oo na nga, sorry na. Ay, nako. Huwag kayong hindi ganyan, hindi ko gusto ang ganyan mag-isip. Ha, naiinis ako sa buong mundo pag ganyan tayo. Nabubuisit ako bigla, tumigil kayo, ha? Ay, nako, Gwen, kaya pala, ha? Iba ang gusto mo ipotok, Ning. Ang baboy mo, ha? Grabe, ingay ko. Hindi, kasi, mga kaibigan, I should know this. Kasi, karamihan ng kilala kong ano, may asawang pulis, Ogie magpantay, nandiyan ka, di ba? Niyayaya nila yung asawa nila na mag-firing range. Tinuturo nila sa misis nila yan. Tama, di ba? Nakapagpapotok ka na sila. Naipotok mo na yung kawagi. Okay. Hindi, dito kasi kaibigyan kong pulis, Gwen, eh. Okay. Yung asawa niya nandito rin. So, nagpaputok. Kailangan nang nagpaputok? Teka lang. Recently? Kailangan nang putok nyo? Bari, last month? Bala kayo. Yung tatay ko rin yung punis din kasi. Opo. Ayo, naalala ko nga pa. Oo, lagi pero, kasi ako nakikinig sa'yo, kaya. Ngayon, nakajutin parang siya kay Lord eh. Bako nakikinig ka, huwag ka nang dumalaw, please. Pero mahal na mahal kita. Diyan-diyan ka lang, please. Parang awa mo na. Mapangasar tatay ko, baka dalawin ako pag jimmer-jerbs ako. Anong uunahin mo maghugas ng buwet o tumakbo? Totoo. Ayaw mo dalawin ka ng multo sabon jimmer-jerbs. Anong uunahin mo maghugas ng buwet o tumakbo? Di ba? Di ba kaisip pa kayo ng ganon? Kaya ako pag na-dead, sa dalawin ko yung jimmer-jerbs ko. Tawang ko lang anong uunahin niyo. Patuloy mo natin. May problema kayong dalawa? Wala, actually wala. Kasi hindi ko pwedeng sabihin kung ano yung problema niya kasi sa work yun eh. Huwag, confidential siguro yan. Pero ano, parang kwento ko lang na Papa Jack. Kasi the other day, before siya pumunta sa work na hello. Yes.
Ay, kumakatok sa lamesa. Before siya bumalik sa trabaho, parang napag-usapan namin na inaayusin muna niya yung sa trabaho niya. Tapos, pagbalik niya, ayusin na namin kasi yung kasal namin this December. Okay. Saan ang reception natin? Dito lang. Ano lang, civil ceremony lang siya. Tapos, super intimate lang na kami, pamilya lang, ganyan. Ah, walang ano party? Meron siguro dito na lang sa bahay. Hindi na siya yung... Kasi alam mo yung pinagkagasasan na kasal. Baka kailangan nyo ng host, di ba? Pwede akong rumakit. Sana nga ako pa, Jackie. Kaso kasi medyo gusto muna kasi namin na low profile. Ano ba yan? Sayang, free pa naman sana. Mahal ka kaya, Papa Jack. Baka ba? Regalo ko madapat eh. Tapat, sikat ka eh. Ano alam ba? Alam mo, sikat ako. Oo. Ano ka ba? Nabiro lang. Eh, good luck ha. Why, ano sa inyo? Thank you. Hindi ko alam kung tamang word ang wedlock. I don't think it's a formal term na wedlock. Diba? Ginagamit sa kasal yan eh, pag wedlock. At teka, good luck sa inyo and congratulations thank sa inyo. Thank you, Papa Jack. Thank you. Papakasal. Okay, anyway, go ahead with your story. Yun, ganun yung balak na, ganun talaga yung plano. And then, pagbalik niya sa work, medyo may hindi kami inaasahan na mangyari na. Yan nga yung issues nga niya sa work. Tapos, nasabayan pa ng mga issues sa family niya na namatay pa yung kapatid niya. So, medyo hindi namin alam kung, well, at first na overwhelm siguro kami sa mga nangyari. Bakit? And everything happened this year? Yes. This actually just recently. Ito lang, nung mga ilang araw lang nakakaraan. Oh my God. I'm sorry. Inaarap pa. And actually, yung kapatid naman kasi niya, may sakit talaga siya. So, pero unfortunate pa rin na. Of course, ate. Kahit anong kamatayan niya, kahit ano pa yan, masakit yan. Mm-mm. So, ayun. Medyo, paano ko ba sasabihin to na? Hindi, kasi first time ikasal, syempre. Parang hindi naman ako nagka-doubt, pero parang kinabahan lang ako na bakit ngayon nangyari kasi tagal namin hinintay. Kasi, alam mo, Papa Jack. No, hold on. I don't really get where this is going, ano? Nagka-doubt ka saan kasi if your basis of why you're telling me that is because some unfortunate events happened recently ate, wala ka sa lugar. Wala namang gumusto na mangyari. Oo, naiintindihan ko, Papa Jack. Hindi ako nagka-doubt dahil doon. Medyo siguro nagulat lang na sabay-sabay siya nangyari sa panahon na ganito. Pero, Feeling mo, parang sign, gano'n? Hindi naman sign. Parang siguro pagsubok na kailangan. O, di sign ng pagsubok. Maging tama lang ako. Kaya maging mali. Sorry, kinakabahan ako, Pamira. Well, I guess, yung gusto ko lang kasi nga nakikinig siya ngayon. So, siguro, just... I'm not going into details na lang, but just to let him know na kahit anong mangyari, hindi ako bibitaw, parang ganun. Naiyak ako. Yung naman pala ate, gusto mo lang pala i-reassure ang iyong asawa. Mm-mm. Akala ko gusto magreklamo dito. Sa barangay. O parang pinawisan ng gamunggo yung batok ko bigla. Kasi syempre, di ba, sa side niya lahat nangyari yung mga bagay na challenging. Tapos parang, ang word na ginamit mo kasi ay hindi matanggap. But anyway, sa atin, kung ang dating lang pala nito ay nag-aalala ka lang and that you just want to extend that and show your husband, that your future husband, your support. At naniniwala naman ako yung pagpapakasal niya, formality na lang naman yan eh. Exactly, Papa Jack. You are together, ate. Diba? As a matter of fact, ate, if you don't feel comfortable na mangyayari ang kasal, pwede nyo i-next year yan. Kung alam nyo naman na, diba? Maganda niya natin pagharap nyo sa altar, okay, kay judge, pagharap nyo sa kanya, tinanong kayo kung, diba, yung natanong kayo na ang dapat sagot nyo, I do, alam natin I do, kaya lang, importante, yung pagsagot mo, wala kang ibang laman ng utak maliban sa bagay na yun. Tama. Diba? So, hindi kailangan apurahin kung medyo, alam mo na, yung lalo yung mister mo, diba? Eh, may pinagdadaanan ngayon. Sabi ko nga sa kanya, Papa Jack,
hindi naman na, hindi ako humihingi talaga ng kasal na malakihan kasi sabi ko gusto ko ano lang parang pirmahan na lang ganyan. Kasi wala na akong doubt eh, parang alam mo mahal ka niya. Alam mo mahal ka niya. Maging maayos sa parents ko rin kasi siya wala na siyang parents eh. Ulila na sila, magkakapatid. So, sabi ko sa kanya, ay, siya rin na nagsabi na, ano, para, parang maging, pagsisimulan na namin yung buhay namin, nang tama, this time. Kasi medyo, marami na kasing nangyari sa amin in the past na nag-lead sa amin sa sitwasyon na to, na gusto ko, gusto na namin gawin yung tama. Okay. Naguluhan ka ba, Papa Jack? Hindi, ako nakikinig. Biro lang at nakikinig ako. And I completely get, ate, what you wanna do tonight. I will give you the chance tonight, ate, to send your love to your husband. Okay. Alam ko hindi pa kasal, ate, pero siguro it's actually fantastic to hear na ituring mo na siyang asawa kasi papapapil naman, di ba, na lang naman ang kulang. Ano ang tawagan nyo? Daddy, tsaka Daddy? Mami. Alam mo, Papa Jack, nung mag-jowa pa lang kami, mahal ang tawagan namin. Kaya, di ba, nagtagal kami. Pag ganyan ang tawagan, kahit na maghiwalay kayo, kahit gusto niyo maghiwalay, hindi nyo kayang gawin. Tama. Tama ka dyan. Sige na, ate. Anong kanta niya, Breathless? Go on! Go on! Come on! Leave me breathless! Ang kulit mo, Papa Jack. Nababaliw ako. Di ko alam kung naiiyak ako. Natatawa ako. O, di baliw ka nga. Ready ka na, eh? Okay. Anong theme song niyo? Butter ka? Yung ano, Up Where We Belong. Up Where We Belong? Yung kay Christian Bautista. Nirevive yata niya. Spelling? Up Where We Belong. Oh, spelling. Q. So, up to? Where We Belong. Ano eh? Love lift us up where we belong. Where the eagles fly and the mountain high. Love lived us up where we belong. Ikaw na lang kumanta, Papa Jack. Iceland. Di ba yung balong yung tawag sa Ilocano, yung bata? Balong! Kain na tayo, balong! Tama, yung papakarasa. Love lift us up where we balong. Nakakatawa ko eh. Na parang diba, Papa Jack? Buti na yung karir ba ako? Alam mo niyo, minsan crush ko talaga sarili ko, ha? Nakatawa talaga yung video lang. Nung APEC Week, mga kaibigan, ha? Nung nakarang APEC Week, di ba wala ako isang linggo, nakikinig ako ng programa ko. Ang galing-galing ko, no? Wala ka naman dyan, Papa Jack, eh. Naka-record. Ayun nga, nasa bahay ako, nakikinig din ako sa bahay. May video nga ako, nakikinig ako. Sabi ko, oh my God, ang galing ko. Tawang-tawa ko sarili ko. I can see, Gwen, that you don't have any problem or problems tonight. Eh, hindi ka taga-anong ano, hindi ko na hinukay pa ng malaliman yung kwento mo kasi wala ka naman talaga problema. You are just here to reassure someone and announce, di ba? And send your love to your husband who's tuned in right now. And tama. I appreciate, ate, that you make the show part of your love story. I appreciate that. Oo, Papa Jack, palagi. Natutuwa ako na ano na may mga tao, mga kaibigan na pag tumanda na sila kasi I've been doing this show for more than, di ba, barely 10 years now. Kasi yung unang part ko ng magiging DJ, hindi man TLC eh. Pero magkasampung taong ko nang ginagawa ito, nakakatuwa na sa loob ng panahon na iyan, may mga taong nagkaroon ng love life na bahagi ako ng kwento nila. Diba? Tama, ayan si Ogie, ayan, dito yan, nag-umpisa. Nakilala ko si Ogie, naliligaw ng bata. Ngayon yung bata, asawa na niya, pak! Gano'ng katagal lang yung mag-asawa? Oh my God. Sorry.
Dahil andito kasi kaibigan ko Ate Police din. Ganyan yung ganyan, nag-umpisa sila. Si Ogie dumadal, umiyak ba dati? Ba't yung pulis ito? Umiyak pa dito. Niloko ako, bro. Niloko ako. Diba? Pero nakakatuwa na. At salamat dati ginawa mong bahagi ng love story niyo itong programang ito. Thank you, Papa Jack. Thank you dahil binigyan mo ko ng chance. Saka first time ko talaga tumawag kanina, nakabahan talaga ako. Magtayo kay Richard kasi sinagot niya ate. Kasi kung hindi siya nagot, hindi ka makakausin. Niya. Lambing pa ng boses. Mabait si Richard! Thank you. Alam mo ba ate, sa lahat mga isang daang tumawag dito, ikaw wala ka nagsasabi, mabait siya, masungit off area. Oo, kabait kaya niya. Ay, may gustong, naku ate, i-downline ka niyan. Naku. Ibababa mo ba kagali mo? Masama ugali mo. Joke lang. Ay, okay lang. Mabait si Richard, mga kaibigan. Actually, okay. Bago umere ang caller, siya yung kausap. Hindi ako. Kaya minsan may mga pagkakataon ito, para alam nyo ha, ang lahat mo ng caller ay hindi ko nakakausap off-air. Alright? Nakakausap ko ang lahat ng callers on-air na lang. May mga bigirang pagkakataon lang na, halimbawa, nag-leave si Richard, ako kasagot ng tawag. Pero kagabi, anak ng Tokwat Baboy. Ano isang gabi? Ay, ang tagal kong nagdadakdak sa air, mga kaibigan, na walang caller kasi si Richard nawala. Hindi ko alam, nag-CR, walang sumasagot ng tawag. 2 hours na ako na ma-adlib dito, walang kumukuha ng caller. Mga 10 minutes lang. Oh, eh. Salamat sa pagtawag, ha? Thank you, Papa Jack. Gwen, God bless you and your love story. I have a wonderful wish for the two of you. Kayo nang kayo mag-asawa. Thank you. I wish. Teka lang, ito nga, I wish. Thank you, kagad. I wish, ate, that, you spend your everyday, alright? Together, and I hope it will last forever. Pagdarasal ko, ate, na dumating man yung pagkakataon na sobrang dilim na ng lalakaran nyo, magkakapit kamay sana kayong maglakad at hakin ang daan ng pagiging mag-asawa so you can get through whatever darkness you may go through. Alright? At you. Sana, ate, dumating man yung pagkakataon, ate, na mahina na kayong dalawang pangangatawan ninyo, diba, magkaroon pa rin kayo ng lakas para alagaan ang bawat isa abot ng mga kaya ninyo. Your husband will never be a perfect husband, ate. He will never be a perfect husband and you are never gonna be the perfect wife para sa kanya. After all, mga kaibigan, wala namang perfect. Pag nakatagbukan ng buhay na perfect, life, diba, will start being boring because perfect is boring. So your imperfections, ate, will be the spice or spices ng inyong relasyon. Sana patuloy niyo mahalin na bawat sa kahit may imperfections kayo. Tama. Thank Alright? you, Papa. Maraming salamat, ate. Pag-uwi niya mamaya, diba? Maghugas ka na. Para pag-uwi niya mamaya, ate, hindi, maghugas ka na ng ano, mukha mo para. Oo nga, sabi ko nga. Alright? Oh, at masahiin mo na siya. Mm-mm. Tapos sabihin mo sa kanya, anong gusto mo, dear? Ganyan. Pulbos, yan. Lotion, dura. Hala, Papa Jack. Ang baboy na dura. Sorry. Ito kasi ang kulit eh. Ang kulit mo talaga, Papa Jack. Thank you, Gwen, for calling the show. Maganda yung ipiplay ko na kanta para sa iyo. Alam mo ang kantang ano, ni Michael Bolton na said I love you but I lied? Alam mo ba pala, ano, coincidence, kinakanta ko kaya sa kanya yan. O, di wag na pala yan. Hindi na, Papa Jack, yan na lang. Di ba? Sabi nung kanta, said I love you but I lied. Di ba? Because this is more than, di ba? I feel inside. Aww. Tama. Di ba? Sa mga ano, dalaga mga kaibigan, na pag dumating yung pagkakataon, na sinamba ka na ng boyfriend mo, baka mukha ka ng altar. Sorry. Nabiro lang. Maganda yan, di ba? Tapos susundan ko yan ng kanta ng ano, ni Kenny Rogers ate. Uh-huh. Ang Awiting Crazy. Alam mo to? Ah, maganda to ate. Medyo ano lang yung title. Ah, crazy, pero maganda. Unahin ko na yung crazy para marinig mo na kagad, ha? Okay, thank you. Alright, tapos,
Ang last ay going home to Christmas. You know that? Yes. O di wag na rin yan. Papa Jack, yun na lang up where we belong. Uy, ate, na-play ko na background. Ay, na-play mo na ba? Ay, o nga pala, sorry. Gusto mo ba yung kanta? Kasi gusto niya eh. Ah, bilik ang CD mo. Dahil mong gusto, di ba? Ano sa mga ugali ko eh? Namagaling. May joke lang. Binibiro ka lang ha. Okay lang. Siyempre, sandalo asawa. Dapat bait ako sa'yo. Alam nyo naman. Papa Jack, diba, salamat daw. Sino sabi? Nakikinig kasi siya eh. Uy. Ay, salamat kasi nasuggest ako na masahe mamaya. Ano? Dodong! Uwi ka na. Dali o. Lotion, pulbos, dura. Diba? Yung dito ko tsaka tita ko, diba? Pag magkabati sila, yan, lotion, pulbos ang papilian. Pero kapag magkaaway, Tamtax o bubog ang pilian. Anong gusto mo ipahayag ko sa'yo? Bubog o Tamtax? Ala, ingay ko na. Actually. Sorry. Thank you very much sa yung pagtawag, ha? Thank you din, Papa John. God bless the two of you. Thank you. Alright, pasensya ka na ate, pero dyan ka lang sa kabilang line. Bibigyan kita ng ride at joke and tickets to Star City. Uy, talaga? Joke lang. Ilan taon na yung anak nyo? 8 years old. 8 years old? May enjoy na niya yan. Tatlo kayong pupunta, di ba? Tatlo? Po? Tatlo kayong pupunta? Sana. Eh, ang bait mo, Papa Jack. Talaga. Oh, mukhang ma-office na naman ako ng boss ko nito. Alam niyo na kwento niyan, di ba? Na-office ako ng boss ko. Kasi, mga 3 months ago, kumamigay ako araw-araw tapos taga-sampu. Sampu, may 15 kang ticket. Kinala ko pa ng boss, sabi niya, Jan, sir, you've been giving away tickets left and right. Yes, sir. Bakit? Sa'yo ba yung Star City? Akala ko salary deduction. Sabi sa akin, sabi ko, sir, sorry. So ngayon, ito na naman, panay na naman bigay ko, pak, ito, paktay ka diado. Kasal ko naman, Papa Jack, so parang regalo. Bakit may isang kita? Bakit kailangan ko regalo? Okay lang. Bigyan kita ng tatlong ride all yung tickets sa Star City, ha? Okay, alright. Thank you. So dyan ka lang sa kabilang line, Gwen. Kakusabi nga ni Richard. Yan, ewan ko lang kung maging mabait pa sa ito ngayon. Paano? Mabait yan, ha? Dyan ka lang. Stay on the line, alright? Okay, thank alright. You, Papa Jack. Salamat. Wala! Nag-artista na. Kaya ano dito, dumadala, kikitulog lang. Pangalan, Pogi Magpantay. Opo ha, sa mga ano ha, yung mga kasamahan niya sa presinto, ayan, hello po sa mga pulis, Santa Ana! Tres. Ayan, presinto Tres, mga kaibigan ng Santa Ana, tama? Ha? Quiapo? Ha? Nasa Quiapo ka na ba? Maligayang pakikinig po sa mga taga-Quiapo. Nagpunta ako ng Quiapo, may nakita ko dyan eh. Boti-boti nakalagay, pamparegla. Saan kailangan dito bibilin to? Diba? Tapos nakalagay, 1 to 2 months. 2 to 2, diba? 2 to 2. Hindi ko alam ha, pero bakit na-delay ka, gano'n, na? May ibang ano ba yan, something ba yan? Makabuhay. Ano ba yan? Yung vine na ano, pag tinanggal mo yung mga dahon para may tinik-tinik. Pero pinanggalingan ng dahon yun eh. Makabuhay. Mga kaibigan, wait lang. Tawagin niyo ako, dali si Richard, ayaw na kumuha ng caller. Sa man ugali niyan. 832-6171 or 1-800-10-100-568-3. Nakaanda ko yung mga kaibigan ng aking kamukha, aking pitilyon. Hindi ba kanta yung balong? Balong and winding road? Koordinator si Kim Pidilion. Balong and winding road. Deng, deng. That leads to your door. Paano? Will never disappear. I've seen that road before.
Si Judy Patrick Efren Calianta or Calanta traveling to somewhere in Florida. Nakaantabay, mga kaibigan. Wala, yun lang, mga kaibigan. May caller tayo all the way from the beautiful land of Marikina. Si Mark, 19 years old. Hello? Good evening, Papa Jack. Ayan. Good morning. Good morning po, Papa. Rad, ang hina. Hello po. Ay, dikit mo pa. Ayan na po. Ayan, idampi mo ng konti. Dikit mo. Ayan na, Papa Jack. Ah, fuck. Dikit na. Oo, wala na yun. Baka madala tayong dalawa. Dikit mo lang na maayos. Sige po, Papa Jack. Ayan, sige. Lakasan mo. Okay na, Papa Jack? Yeah, okay na. Mark, 19 ka. Anong ginagawa sa buhay? Ano po? Estudyante pa po. Anong course? Computer science po. O, di pagkatapos, scientist ka na. Hindi naman po ganun. Alam ko naman. Kambing ka, Brad? Kambing? Hindi po. Yung pagkakatawa, parang machine. Ilan taon pang bubunuin mo bago makapagtapos? Bali, yan na lang, Papa Jack. 2 sems na lang po. O, di ilan taon nga? Kasi mali ko ba kung gusto mo tapusin yan in 7 years? Isang taon? Sana probably 2017. Mag-graduate ka na. Apo. Ah, 1 school year na lang. Apo. Ah, okay. Alright, sige. Mark, ano ang mapaglilingkod ni Papa Jack sa iyo? Hindi, actually, Papa Jack kasi, kanina, gusto ko kasi, hindi pala, ano siya, yung crush ko kasi, medyo 2 years ang agwat namin sa age. 2 years to 3 years. Teka lang, crush mo? Apo. Nililigaw mo na ba? Apo. Ah, so manliligaw ka niya? Apo. Ah. Gano'ng katagal nanliligaw? Almost 1 month na po. Ah, 21 siya. Siya yung mas matanda. Hindi. 22, Papa Jack. So 2 years yun, Brad? Hindi po. 2 to 3 years po. Ano? Pwede ba eksakto na? Hindi yung... Parang job application naman dati. So, 20... Ba't ganun? Parang baril. Sorry, Baba Jack. Ganun lang talaga at tumawa. Wala akong magagawa. Buhay mo yan. Pwede. Iba naman. Anyways, Mark. Ikaw ay napatawag para pag-usapan yung... nililigawan mo. 1 month ka na nililigaw. Anong ginagawa niya sa buhay? Ano ba siya? Estudyante o? Graduate na po siya ng education. Yan. So, sir, education. Hindi ito, education. Education. Yan, pak. Kasi profession niya yan. Dapat masabi mo ng tama. Mm-hmm. Diba siya ay future? Siya ay isa ng educator. Diba teacher, Papa Jack? Pareho lang yung brad. Ano? Sige. Yan. Saan mo nakilala? Sa school ko lang din po, Papa Jack. You went to the same school, ha? Okay. O, anong gusto mong tanong sa akin? Hindi, kasi Papa Jack, yung pag tinatanong ko siya, kung pwedeng maging kami, bali yung answer niya, between daw po sa no and the yes. Hindi malamang maybe yun. Opo. Sabi niya, oo. Sabi niya, ano, pag tinatanong, anong tanong mo sa kanya? Kung may feelings ba din po ba siya sa akin? Brad, ngayon pa lang ha, sabihin ko na sa'yo, gusto ka niyan. Kasi pag ang babae, pag ayaw ka ng babae, automatic no yan, tama? May reply, wala kang papala. Tama, di ba? Pag ayaw ka ng babae, the fact alone, Brad, na nag-reply siya, at meron siyang art in kieme, kinemper to... Diba? Pero saan kiyemeng kinemper to na between maybe and between yes and no, Brad. Ibig sabihin, diba, meron ka ng puwang. Yung nga lang, huwag kang gagawa ng bagay na pwede kanyang ayawan. Kasi unang-una sa lahat, madali magsabi niyang no kung lang ayaw niya sa'yo. At hindi na magandang yes kagad. Tama? Abo. So, she's taking her time. Allow her to do that. Put your best foot forward. Yun nga, Papa Jack, kasi kanina rin, nag-advance birthday gift ako sa kanya. Sinopraise ko siya ng cake. Cake? Apo. Anong cake? Mocha roll ng, sabi, pwede ba sabi?
ng Red Ribbon or ano, Goldilocks? Red Ribbon po, Papa Jack. Na-try mo yung King Cakes. King Cakes, alam mo yun? Di po. Pwede ka magpa-shape ng kung ano nung... Di ba? Well, hindi ko alam ha. Hello sa mga taga King Cakes. Pag nagpupunta ba ang isang tao sa inyo, puro mga bahagi ng katawan ang pinapa-shape nila. Ito nga. Hindi ba yan? Di ba? Nung nakaraan, nakakita ko ng King Cakes, puwet. Pero cake, totoo nga. Meron sa King. Ano, Red Ribbon yan o Goldilocks? Red Ribbon po, Red Papa Ribbon. Alright. So, kailan ang birthday niya? Sa 30 po, Monday. Ah, sa Monday. Oh. Eh, wala pong pasok. Kaya in advance ko na. Social ka, di ba? Maliligo ka pa lang, iniiba mo na yung pecha ng kapanganakan niya. Di ba ka, bro? O, ano sabi niya? Na-touch naman daw po siya. In... Anong part? Sa puso yata. Lapot. Talaga? Yun nga, Papa Jack. Yun, after nun, then may nakita akong other guy na kausap niya. Ah, si Loso. Which nalaman ko na crush niya. Ay, Brad, pak, tayo ka diha. Kung mahirap kalaban. Hala, eto ha, magkakatotohanan na lang tayo. Ang babae, pag may crush na lalaki yun, lahat gagawin niya, pansin lang sila. Tama? Diba? Tama, pag ang babae, crush na yung lalaki, mga kaibigan, alam nyo ba, girls, pag meron kayong crush na ba, ano, na lalaki, akala nyo ba, hindi namin napapansin yan? Alam na lalaki yan, it's written all over your gestures. Opo. Kumaka kami, parang may crush sa akin, yan. Ha? Opo, lalo na pag tinignan mo yung mata nila. Oo. Kausap nila yung crush nila. Ay, tignan mo yung inbox eh. Teka lang. Kausap niya. Asan ba siya kanina? Sa school? Opo. Anong ano? Paanong ano? Baka naman binati lang din siya. O baka naman... Baka naman pinag-usapan lang. Baka wala namang dapat ikaselos. The whole day na po silang magkasama, Papa Jack. Tinitignan ko siya sa malayo. Pero magkausap sila the whole day. Ah, barang mag-move on ka na. Move on na agad. Talaga? Opo, Papa. Tapos, yun nga, Papa Jack. Tinanong ako nung kaibigan niya. Actually, teacher din yung kaibigan niya. Oo. Oh. Tinanong ako kung ano daw po ba yung na-feel ko. Eh, siyempre, sinabi ko, kahit wala akong karapatang mag-selos, siyempre, nagkaroon ako ng jealousy dun sa part na yun. Hindi ka naman kailangan humingi ng karapatan para mag-selos mo. Hindi ba kasi, Papa Jack, ibang ano, sasabihin sa'yo? Well, iba yung nag-selos ka sa nanumbat ka kasi wala ka namang karapatan. But, kalayaan mo maramdaman ang gusto mo maramdaman. Pero bad trip yung kaibigan, no? Parang sira ulo. Ano naramdaman? Malamang nag-a... Di ba? Magtatanong pa si Gunggong, no? Parang nakasar. Parang ganun na nga, Papa Jack. Nililigawan ba siya ng lalaki? Parang, timbang, siyempre nakita mo sila magkausap, di ba? Opo. Ano ba yung datingan na magkausap sila? Parang kinikiem siya ng lalaki, gano'n? Ang, ano ko, nung ano, kasi Papa Jack, nasabi sa akin nung kaibigan niya yung topic. Oo. Oh. About dun sa ex. Nung, teka lang, nakita mo sila magkausap after bigay yung cake? Opo. Bad trip, imbisig ko, gumasas ka pa naman ng cake, Brad, nag-mokarol ka pa, Brad, di ba? Oh my God. Yun yung Papa Jack, kaya medyo na ano ako nun, lumayo diba? Talaga ako sa kanya. Si... Nagbigay ka pa ng cake kinamper two. Tapos biglang ganun. Tapos, iba yung kausap niya. Di ba, Spoggy, oh, ikaw yung lalaki. Pak! Parang sinapa ako nang hindi ko alam eh. Kaya ganun yung dati. Hindi, Brad, alam mo, hindi na... Huwag kang ano, huwag kang gaanong ma-disheartened kapag may mas bogi sa'yo. Sa umpisa lang masarap, mga kaibigan, na ang basihan na nagustuhan niya na yung pagapuhan. Diba? After a while, ugali will matter ano more. Pero syempre, talagang bad trip yan. Parang wala ko natutulong sa'yo. Parang mag-networking na lang kaya ako dito. Patuloy, tapos? Yun nga, Papa Jack. Tapos nag-usap naman kami, Papa Jack. Kasi tinanong niya ako. Inulit niya lang din yung tanong nung kaibigan niya. Kung okay lang ba daw ako. E di, sinabi ko din yung nararamdaman ko. Siya nagtanong sa'yo kung okay ka lang daw ba? Opo. Ay, sira ulo. Medyo manhid ah, parang... Diba?
Parang ano yan eh, may kaibigan ka na daw para subsubin mo ka, tapos okay ka lang, gano'n. Parang taka ka ba na subsubin mo ako, okay lang ba ako? Saan babalak siya rin yung nagsabi na crush niya yung kausap niya kanina? Hindi pong proud pa siya sa harap ko. Baka naman, ano, tinitesting ka lang yan, Brad. Alam mo, honestly ah, girls, wag yung mag-galt ah. Alam namin weird kaya sa ganito eh. Yung mga pagkakataon nga, di ba, na mayroon kayong post sa Facebook na kunyari, kinapi and paste nyo lang online, may pinanggang pala kayo. Tama mali. Yung mga tipong magpapost kayo ng something tapos magko-comment yung kaibigan mo, sis, ano meron? Ay wala, nakita ko lang online, utot nyo. Pwede ba? Diba? Ganito yan. Ito para alam mo, Mark, ano? Kayo mga girls, whether you agree or not, wala akong pakiya, totoo to. Everything you do has reasons behind it. Everything. Walang, no exemptions. Lahat ng gagawin niyo may dahilan yan. You don't do things for senseless reasons. Lalaki may, ano niya, may gawa niyan. Kung lalaki, di ba? We do things for senseless reasons. Pero ang babae, lahat ng gagawin nila may dahilan yan. May kahulugan niya sa kanila. Tama. Nung tinanong kanya kung ano naramdaman mo, may kahulugan niya sa kanya. Di ba, she was trying maybe to see your reaction. Ano sabi mo sa kanya? Nag-sellers nga po ako. Tapos tumawa siya. Oh, actually, parang nag-make face po siya. Ha? Pero kinain niyo yung mukha, Carol? Opo. Bad trip. Baka naman nag-share pa sila ng lalaki. Hindi po, yung kaibigan niya po. Gano'n sila katagal magkasama ng lalaki? Actually, ano po siya? Student niya po yun. Ah, baka kasi 'di ba hindi naman lahat ng crush ay mali siya. May mga crush nang wala lang, eh, 'di ba? Hindi ba kasi baka nakikitan lang, you know. Yun nga ba, bad trip pa rin. Ano 'yun? Macho 'yun eh. Aminado naman ako, 'di ako macho, mataba ako nung bahagya. Baka nang mataba talaga, hindi bahagya. Huwag ka na. Sabi lang, Papa Jack. Medyo ang tanga ko doon, ha? Sorry, ha? Okay lang, Papa Jack. Sanay na matawag na mataba, eh. Tsaka walang masama dyan. Ako, Brad, kailan lang mataba ako, eh. Pero ngayon, iba na, Brad. Loko, mas kulado to ngayon. Bye, diba? Na bal, Papa Jack. Alam mo ba, yung mga matataba, masarap magmahal yan. Kasi babawi ka, eh. Di ba? Babawi ka. Di ba? Oh. Eh, pag macho, medyo minsan, ano eh, di ba, pamacho lagi. Di ba? Wala lang, gusto ko lang pagtanggol. Galing ako dyan eh. Ay, bala. Tapos yan, Papa Jack. Then, parang sinabihan niya rin ako na mag-stop daw akong mag-assume na magiging ka. Parang ganun, magiging kami. Ay, Brad, sinabi niya yan? Pero ayaw niya daw mabago yung pakikitungo sa kanya. Ay! Okay, mga kaibigan, wait, stop. Let's read between the lines. Busted, Brad. Yan nga, Papa Jack eh. Kasi may ganyan akong kilala, Brad. Sinabihan siya, alam mo, I am so secured when I'm around you, ganun. Because I feel like you are my kuya, ganun pa, busted yun. Ganun eh, may way. Pusa! Sinabi niya yan kanina? Opo, tsaka ano daw, Papa Jack, napaka-comfortably daw nung pakiramdam niya pag kasama niya ako. You are like my brother, may wala bang ganong kadugtong? May kasama po. Ano sabi? Para daw ako yung kapatid niya. Sabi ko na eh. She was nice, ha? Wait naman talaga, Papa Jack. And, she was nice sa pagkakabusted sa'yo. Sorry, Brad. Didiretso yun. Nakita. Ayaw na kitang umasa. Sheila, tama busted yun? Di ba nang sinabi niya na komportable akong kasama ka but because you are like my brother, busted yan, di ba? Busted. Busted, Brad. Ano gusto mo, Brad? Lubid? Kung ako nalugi. Hindi, magtagabuwar tayo. Ay. Sorry ha. Ano naman, di ko kalmang plastic eh. Okay lang, Papa Jack. Yun nga, Papa Jack, ang tanong ko din. Kasi kung gusto niya daw na walang magbago sa amin. Hindi, ano lang.
She was just being nice, diba? Kasi she still wanna be around you. Pero ang tanong, diba? Ganda yan, ha? She still wanna be around you, period. Malinaw yun sa kanya, diba? Mm-hmm. Sinabi niya sa'yo, pero hanggang dun lang yun. Malinaw niya sinabi sa'yo na huwag kang umasa, magiging tayo. I want you to be around me. Kasi alam naman na mabangay na, you're gonna give up after that, eh. Oh, kita mo tong si Sheila, oh. Sabi niya, asap amor. Huwag mo na kasar rin, oh. Ang tao, nagdudugo na yung puso, eh. Mark! Po. Bastard! Ay, sorry, sorry. Sorry. Hey, sorry, brad, ah. Okay lang. At least you were given the chance. Iyan mo na, ganun talaga, eh. At least nanligo ka na maayos. Opo. May ano nga, Papa? Ano pwede huwag yun para sa'yo? Po? Mag-iisip ako kung paano kita masi-cheer up. Hindi ko lang alam, Papa Jackie. Okay lang naman, kaya ito lang ako maisip. Yun nga, Papa Jack. So, ano tingin nyo? Huwag ka na magtanong. Alam mo na sagot niya. Hindi kung mag... Lalapit pa ba ako sa kanya? Alam ko naman na mahirap i-resist yun, di ba? To be around her kung pinapayagan ka naman niya. Tama? Opo. Pero para makamove on ka din. No, alam ko na, ito yung mga linyang move on, naging kayo ba? Pero kailangan mong tanggapin, eh. So huwag ka na lalapit sa kanya. Sige po, papadyang. Pero bigyan kita ng pagkakatanong, binsaya sa kanya ngayong gabi. Tulog na yun, papadyang. Wala akong pakialam mga karating sa kanya yan. Ang daming chismosa sa mundo. Aabot sa kanya yan. Kaya nung kapitbahay namin. Huwag ko nang bumangati, pasimple ka pa. Alam ko yung mga ganyan, Thailand, brad. Gusto mong bagitin pangalang kapitbahay nyo, boo. Again. Sisimula din yun, eh. Ano pa nga, paanong first time ni madam? Sino po, yung chismosa or yung... Hindi, yung niligawan mo ng... Binigyan mo ng mocha roll. Si... Ma'am France po. Ha? Frances. Frances. Good on name, oh. Talaga, maganda ba siya? Simpleng Pilipina mo. Pak! Parang sagot mo, hindi ah. Hindi naman, Papa Jack. Diba? Simple siya. Brad ah, kaya ka pala nabasted. Dapat, kung mahal mo tao, maganda yan sa paningin mo. Kahit hindi totoo. Wala, nabasted eh. Hindi naman pigilan. Diba? Opo. Okay, napasaya lang kita. Alam ko naman na there's nothing anyone can do. Diba, to change your fortune. Ah, fortune to the fortune. O, Richard, salamat sa pagtao. Bastos ka, ha. Inawanan ako. Ang lakas pa ng... Bigyan lang ng ticket ng Star City. Talaga ba, Jack? Hindi, joke lang. Ang dami ko na nabigyan ngayon, Brad, ha. Pero okay lang pa January na? Okay lang, Papa Jack. Kasi naibigay ko na yung pang December ko lahat, eh. Okay lang? Okay lang, Papa Jack. January? Opo. Hindi ka kata isa lang, ha? Hindi ka kata. Kabawa naman yung mamot papa ko. Diyan, isa naman lang dyan. January. Wala akong nagawa para sa mundo. Do you remember? Anyway, sige. Ilan kayo pupunta? Apat po kami. Pabi ka kata isa. Sorry, yun sa manawali ko. Nabasted ka na gato pa. Okay lang, Papa Jack. At least napapatawa. Kaya nga, isa nga lang. Okay. Okay lang pala eh. O, di isa lang. Okay lang. Imagine, nabasted ka na. Mag-isa ka pa nag-rights. Loner forever. Puret lang na buhay to. Pero masarap mag-team park kapag ka bago kang busted. Alam niyo kung bakit? Pwede ka sumigaw. Masarap i-release yan, di ba? Hindi ko saan mo nare-release yan. Nagiging hangin ba yung pag-release, Papa Jack? Ha? Ha? Ay, ha? Nagiging hangin po ba pag sa iba nilabas? Joke mo, yan ang level ng joke mo, Brad. Kasi kung... Yan na yung level ng joke mo. Teka lang, gusto ko lang mabullshit muna, ha? Ha? Yan na yun?
Wala lang sa mood pa ba dyan? Mag-joke lang sobra. So gusto mo maniwala ako kung bakit ka na-busted? Bakit po? Kasi ganyan ka mag-joke. Wawa. Bibigyan ka na ng apat na ride all the kind tickets. Sige po, Papa Jack. Kasi na-busted ka. So, pagpunta mo yung Star City, imbis na masaya ka maalala, nagpunta ka doon. Andun ka kasi na-busted ka. Sorry. Do you remember? From the first of September. Ibang kanta yun, di Bob Lox. Anyways, then nakipagharutan lang ako sa'yo. Mark? Po. Thank you for calling the show. Yan ka lang sa kabilang line. Kasapin ka na Richard. Alright? Kukunin mo yung number niya. Kukunin niya yung number mo. Text mo lang din siya. Baka magawa namin ng paraan for December. Di ba makapunta ka? Okay? Apo. So, kung hindi, kasi naibigay ko na lahat ng pang December ko. January na lang, ha? Apo. Alright, oo. Kasi dapat tapos na lahat ng bibigay ko kagabi. Kaya lang, kanina kaya lang, nabasad ka kasi. Tawa ko sila, kalakasan mo nga, uy. Alright, so gusto ko lang di mapasaya ka, ha? Apo. Ganito, magtatext ka kay Richard kung kailan niya ako, kung kailan mo kukunan yung ticket. Apo. May papaalala lang ko sa'yo, okay? Apo. Si Richard may gawain niya na hindi maganda lately. Mm-hmm. Yung mga kumukuha ng ticket, binibentahan niya na kung ano-ano bago bigay. Yun lang. Okay? Noong nakaraan, binentahan niya ng sapatos. Nauto niya. Imagine mo, ha? Magkano isang ano, sapatos na nabenta niya? 6,000 isa, 18,000. Sana yung tao bumili na ng ticket ng Star City. Dalawa lang yung ticket, nabentahan pa niya. Hindi mo kailangan bumili ng ticket, ha? Para... para makuha yung ano, ha? Ay, hindi mo kailangan bumili ng kahit ano kay Richard, ha? Apo. Oo. Pero kung gusto mo, maganda yung makaninda niya. May stock din ako dyan, eh. May commission din ako. Pwede yan ba? Naman pala, Papa Jack. Gabenta rin ng barley yan. Mag-ingat ka, ha? Sige po. Pero maganda yung barley na paninda niyan, loko. Oo nga, actually, nung iniinom ko yan, ang galing ko na mag-gym. Oo! Oh! Kagabi nag-gym ako, ang binuhat ko yung pogi dun eh. Hindi yung mga bakal eh. Ang gwapo, bakal eh. Lifting kita, Brad. Yun lang. Oo! Oh, oh. Sabi ko, Brad, pwede ka bang i-pec deck? Naging boyet. Alam mo yung... Ay, anong boyet? I am a boy, but not yet. Oo. Yan na yung level ng joke mo, Brad. Yan na naman. Oo. Oh. Kasi ang tawag ko niyan ay basya. Ano pong basya? Ay, bakla pala siya. Wala. Wala. Wala kakwenta-kwenta yung joke mo. Ano ba yan? Sabi ni, ano, Tin Costales, oh. Papa Jack, kawawa na si kuya. Na-busted na binubuli mo pa. Hashtag asap amor. O, kita mo. Tigil si Raul ito eh. Diyan ka na lang sa kabilang line, Mark, ha? Apo. Alright. Salamat sa pagtawag. God thank bless and po, advance Papa Merry Jack. Christmas to you. Thank you po. Merry bye-bye. Christmas. Ay. Wala na, mga kaibigan. Ay, nako. Pabati naman ako, Papa Jack, sabi dito ni Jel Bautista. Salamat, o dihilo sa mukha mo. Si Brian, nakaanta ba? Ano to? Papa Jack, kabati naman. Bijols and friends in Korea from Brian and LJ. Maraming salamat, Brian, 6323. At binabati ko ng maligayang pakikinig, mga kaibigan. Oo. Ano yan? Ano to? Ito, sabi ni ano, sabi mga kaibigan ni ano ni oh. Si ano, si Roald Villalu nakaantabay sa atin. Maligayang pakikinig po sa inyo lahat. Thank you very much. Hello sa mga bisita ko tonight, ha. Dami na sa booth mga kaibigan, tapos walang kibo. Nakatingin lang sa akin. Hindi ko alam anong ini-imagine nyo. Habang nakatingin kayo sa akin, kaya gusto kong magtakip eh. Palaki pa naman ito lahat mga to. Ay!
Hoy, naka uniforme ka, tumigil. Uwi na ako mga kaibigan at maligayang pakikinig po sa lahat ng mga nakaantabay, umantabay at patuloy na antabay kahit napauwi na ako. Hello po sa mga asawang umuwi ng bahay late pero pinagluto ni Mrs. Diba ang ulam ay chicken kinayang part 2. Ganun. Kinayang part 2. Pag naulit bukas, chicken kinayang part 3. Ganun. Mali. Sa mga nakornihan, patawarin nyo. David and Karina, thank you for dropping by. I promise you, I will take you to the promised land. Ang sabi? Hello po sa mga taga Makating nandito na malamang ma-downline ko later. Nagtatanong na sila sa akin, ano po yung ano? Hindi nag-uumpisa, yung loko. Ang ingat kayo. Imamang kayo. Uy, nakaantaboy si Vice. Mayor Isko Moreno. Vice, kamusta ka na? Maligayang pakikinig sa iyo. Jonathan, tsaka Pitsy, nakikinig po. Thank you very much. Happy listening po sa iyo. Si Sir Kim Pidilion, sabi niya, baka kasi ang binigay niya ay hindi cake daw, cake yam daw si Raul. Medyo, sir ha, medyo natawa ako sa joke mo dun. Abati naman, Ruel Cinco, on the way taxi. Yan, office mates ni David. Tsaka XS platform, platform? As in F parehas? Platform? O yan na, kinonfirm ko, baka sabihin nyo na F na naman. Yung F&P deficiency, mga Pinoy yan. No? Kaya ito, nagaganyan ako, di ba? Yung bawa, ay, anong buwan ka pinanganak? Ah, ano po, April. Ikaw, sorry ah, pero ano eh, last quarter ako, anong buwan? October. Ang corny na. Nabusit ka ba? Maitos Garcia or Mitos Maitos to happy 75th birthday Dennis Francisco David and his office mate mga kaibigan nakaantabay at Crystal and JM salamat sa pagtambay dito yung mga bisita ko mga kaibigan mula po sa anong firm yan? UHY Mac mga kaibigan thank you for dropping by. Pakibigay na raw po yung kanilang 13-month pay, sir, ma'am. Baka mag-beast mode sila. Ang Team Ignacio nandito ngayon. Salamat sa pagtambay. Naputulan ng kuryente sa nakiki-aircon dito. Ogie the policeman and Sheila. Kung saan na masada ka, edi kumita kayo. Nag-ano ka, grab on. Ay nako, sa mga nag-text, nag-comment, nag-PM sa akin na hindi ko nabati, thank you very much po. At pasensya na kung hindi ko nabasa yung mga yan. Yung aking doubter, nakikinig siya, anak, maligayang bati sa'yo. Rod Villaluna, Ma'am Dixie, maligayang pakikinig sa inyo. Thank you very much. Wala na, lahat-lahat na, bati ko na. May nag-text sa akin, expired na raw yung Anli ko. Ano ba yan? Wow, ha? Bukas ng gabi, mga kaibigan, ha? At sa Paris Point, mas marato ako sa Linggo, Paris Point. Binyan, Laguna. Early in the afternoon, tomorrow, ako ay nasa Barangay Mayuno, Manuyo 1, mga kaibigan, ha? Barangay Manuyo 1, dyan po sa May Las Piñas. Tapos sa gabi, ay sa hapon, late in the afternoon, ang love to nasa ano po ako Trinoma mga kaibigan sa gabi Paris Point Binyan Laguna Linggo ng umaga mga kaibigan meron pong love to dance ang madaling araw po ito pero 6 o'clock po yung ano yung umpisa ng event 6 a.m. hanggang 9 ha? Ang love to dance mga kaibigan ang love radio's own version of Zumba oo sa May Las Piñas City Hall parking area po yan walang tulog ang mga tao sa amin no Maligayang bati po. Thank you very much. At sa hapon ng Linggo ako po on air. Linggo ng gabi pa this point. Binyan, Laguna. Thank you very much. My PUB family, thank you for dropping by. Papaalam na ako mga kaibigan. This has been me, the one, the only, nice and naughty. And nag-iisang DJ na feeling sexy. Ako po yun, feeling lang, pero lately parang totoo na siya. Ako po niyan lingkod si Papa.
si Papa Jack. Cool. Hanggang labas. Waving goodbye to all of you now, ang DJ na sobrang harot na pagkakamalang. Bayot! But if you're looking for some joy, I can always be your boy toy. Please, keep juggling every single day. Kailangan pa bang i-memorize yan? Bisyo na to!